Kahit minsan ba, hindi mo ko naisip? Hindi kahit minsan. Naramdaman niya unti-unting paglapit ni Benedict na nagdulot ng malaking tensyon sa buo niyang pagkatao. Kahit isang saglit, nasa labi nito mapanuksong ngiti sa malalim na paghingang ginawa niya. Hindi kahit isang saglit, napahawak ang dalawa niyang kamay sa matigas na muscles nito sa dibdib nang tuluyan na itong makalapit sa kanya. Ginawaran siya nito ng mabilis na halik with that kiss. One simple kiss. Pakaramdam niya'y unti-unting tinutunaw ni Benedict ang katigasan ng kanyang kalooban. His breath was hot and sweet in her lips. Paano pa niya magagawang masuklam sa lalaking ito? Gayong sa pamamagitan lang ng halik nito ay nagagawa niyang makalimutan ang lahat, lahat ng sakit, hapdi at kirot na dinulot nito. Natutuwa ako, Iha, at sa pagkakataong ito, hindi mo ko binigo sa pakiusap ko na muli kang magbalik dito. May ngiti sa labing pahayag na Sarnan Montevillar sa bunsong anak. Walang anuman yan, Papa, matipid na tugon ni Divina nang bumitaw sa pagkakayakap sa ama. Sa loob ng halos 7 taong pamamalagi niya sa States ay makailang ulit siyang hinimok ng kanyang papa na muling magbalik sa bansa. Ngunit tulad ng madalas niyang sinasagot dito, marami siyang ginagawa. Nang matapos siya sa pag-aaral ay naisipan niya magpatayo ng restaurant sa tulong ng kanyang business partner na si Carol, isang Filipino-American. Classmate niya ito at naging matalik na kaibigan. Ngayon ay masasabi niyang matagumpay ang napili nilang negosyo dahil marami na itong branches. Is there anything wrong, Papa? Bakit napakalaki ng inihulog ng katawan mo? Sidikap niya maging kaswal ang pagkakasabi nun, ngunit hindi niya mapigilan ang bahagyang panginginig ng tinig. Saglit niyang nakitang tila pag-uulap ng mga mata nito ang paguhit ng labis na kalungkutan bago pilit itong umiti. Nating, I'm alright, Iha. Marahil dahil lamang sa napakaraming bagay na iniisip ko. Anito, dahil ba sa kalagayan niyo ngayon ni Monina, Papa? Walang anumang tanong niya gayong ang totoo ay wala siyang idea kung anong kalagayan ng ama. Natigilan si Sarnan sa sinabi niya ng anak. Nagtatanong ang mga mata habang nakatingin sa dalaga. Nakita ko siya sa terrace sa itaas, Papa. Nakaupo siya sa isang wheelchair habang nasa likuran niyang isang nurse. Napakapayat niya at lubhang kakaiba sa Monina na dati kong kakilala. Ilang sandali paglilinaw niya sa kanyang sinabi, matagal bago muling nakapagsalita ang kanyang papa. Wari ba'y tinatansyang maaring sasabihin? Nakita mo na palang kapatid mo. Maybe it's about time for you to know kung ano ang tunay niyang kalagayan. Saglit itong huminto upang suriin ang magiging reaction ni Divina. Subalit wala itong makita maliban sa formal at malamig niyang anyo. May sakit siya, Iha. Acute na. Brain cancer at may taning na ang kanyang buhay. Patuloy nito, naroon ang labis na kalungkutan sa mukha. Totoong nabigla siya sa narinig. Hindi niya akalain na nasa matindi palang krisis ang kanyang nakatatandang kapatid. Bigla niyang naalala ang kalagayan ni Monina. Kaninang pagbaba pa lang niya ng sasakyan galing airport. Nakadungaw ito sa terasa. Wari bang sadyang hinihintay ang pagdating niya? Kahit nasa itaas ito, hindi nalingit sa paningin niya ang nakakalunos na kalagayan nito. Hapis ang maganda nitong mukha. Nasa mga mata ang labis na kalungkutan at paghihirap. Nakabalot ang ulo nito ng isang malaki at makulay na bandana. Marahil dahil sa pagkalagas o tuloy ang pagkakakalbo ng buhok nito, otomatikong kinapa ni Divine ang sariling damdamin para sa kapatid. Naroon pa rin ang labis na pagkapuot niya dito. Ngunit hindi rin niya maitatangging awa para dito. Ngunit sa kabila ng nararamdaman niya, para sa kalagayan nito ay walang bakas ng kahit kaunting simpatya na makikita sa kanyang mukha para dito. Bakit hindi niyo siya dalhin sa ibang bansa? Maraming magagaling na doktor doon. Maari siyang gamitan ng gamma knife na maaring makatulong sa kanya. Malamig na suhestyon niya. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga sa Sarnan sa nakikitang kawalan ng emosyon ng anak. May 2 taon din siyang namalagi sa isang hospital sa Los Angeles. Pero walang nakapipigil sa pagkalat ng cancer cells. Anito. Tumangu-tangu si Divina sa sinabi niya ng ama. How about chemotherapy? Makalipas ang ilang sandali tanong niya, tumangu-tangu ito. It's the least thing they can do now para kahit paano'y mapahaba pang buhay ng kapatid mo. May namumuong luha sa gilid ng mga mata nito. Hindi man niya tanungin ang kanyang papa, batid niyang labis na naghihirap ang kalooban nito dahil sa kalagayan ni Monina. Saglit din na nagbalik sa kanyang gunita ang nakitang red spots sa katawan ng dalaga
Naisip niyang marahil ay side effect iyon ng anumang treatment na ginagawa sa kanyang kapatid. Bakit nandito ngayon si Monina? Hindi ba't mas makakabuti sa kanyang manatili sa hospital? Doon ay mas maalagaan siya ng tama, muli sabi niya, bago saglit na nilibot ang paningin sa kabuuan ng marangyan nilang tahanan. Wala pa rin pinagbago, naisip niya. Ang kapatid mo ang may nais na magbalik na lamang dito. Ayaw niyang malagutan ng hininga. Nanaroon siya sa ospital at hanggat hindi ka pa niya nakakausap. Mapanuri ang titig ng ama sa dalaga. Wari ba'y binabasa nito kung anong nilalaman ng puso't isipan niya. Ngunit katulad pa rin ng dati, pormalat wala pa rin emosyong mababasa sa walang kangiti-ngiti pero napakagandang mukha ni Devina. Yun ba ang dahilan niyo, Papa? Kung bakit gano'n na lamang ang pagpupumilit niyong magbalik akong muli dito? Malumanay na sabi niya. Ngunit na sa mga matang pang-uusig, ano mo'y sinasabi? Hindi mo ba nakikita, Papa, na isa siya sa mga dahilan kung bakit naghihirap ang kalooban ko ngayon ng ganito? Kung bakit ninais kong lumayo at huwag nang muling magbalik? I'm so sorry, Iha. Wala akong magagawa kung hindi ang pagbigyan ng kahilingan niya na pauwiin ka. Batid ko kung gaano kahirap sa iyong muling magbalik, subalit hindi ko magagawang tanggihan ang pakiusap niya. Sana'y maunawaan mo ko. Waring nabasa nitong tunay niyang saloobin. Masamang masama ang kanyang loob, subalit wala siyang magagawa kung hindi ang unawain ng kanyang papa. Batid niyang ito ang higit na naapektuhan sa anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Monina, idagdag pang kalagayan ngayon ng huli. Tell me, Papa, yun bang tunay na dahilan? Muli ay tanong niya. Bagamat sa pagkakataong iyon ay hindi niya napigilan ang bahagyang pagdiin ng kanyang tinig. You're right, Iha, pero hindi yun ang tanging dahilan. Lihim na pinag-aralan ni Sarna ng kabuuan ng bunsong anak at hindi nito mapigilan ang paghaplos ng lungkot sa puso. Katulad ng panganin na anak, napakalaki na rin ang pinagbago ni Devina. Ngunit hindi sa panlabas na kaanyuan, bagamat nakikita naman ito na mas lalo pa siyang gumanda, subalit hindi yan ang labis na kapagdudulot ng kalungkutan at matinding panghihinayang sa matanda, kung hindi ang kawalang emosyon ni Devina. Nawari ba'y walang kakayahan si Devina ipakita ang tunay na saloobin kung hindi ang tuluyang pagbabago niya, buhat sa isang malambing at masayahing anak? What's that supposed to mean, Papa? May dapat pa ba akong malaman maliban sa kalagayan ngayon ni Monina? Naguguluhan bagamat wala pa rin anumang tanong niya. Forget it, Iha. Let's talk about it later. Saka ko nalang sasabihin sa'yo tungkol sa bagay na yon. Mas makabubuting kumain at magpahinga ka na lamang muna sa ngayon. Alam kong pagod ka at yun ang higit na kailangan mo. Magpupumilit pa sana siya, subalit muling nagsalita ang kanyang papa. Later, Iha. Come on. Anito, kaya minabuti niyang manahimik at sundin ang nais nitong mangyari. Nang sumunod na araw ay maaga siyang nagising, subalit hindi pa rin niya inabutan ang kanyang papa. Ayon sa kanilang mga katulong, nagmamadali raw itong umalis papuntang opisina. Ipinagkibit-balikat lang niya yon dahil sanay na siya sa pagiging workaholic ng ama. Nakatapos na siyang mag-breakfast nang maisipan niyang magtungo sa poolside. Nais niyang doon lang hapin ang hamog ng bukang liwayway. Hindi niya naitanong o mas tamang sabihin na hindi niya pinagkaabalahang tanungin kung nasaan si Monina. Kaya ganoon na lamang ang gulat niya nang matanawan ito sa gawin ng pool. Huli na para sa kanyang umatras dahil nakita na siya nito. Napipilitan na rin siyang ipagpatuloy ang paglalakad sa gawin nito na tila walang anuman. Naupo siya sa isang bench na malapit sa gawin ng kapatid. Nakatanaw siya sa malinaw na tubig na bahagya palang nasisinagan ng papasikat na araw. I'm sorry kung hindi kita nasalubong kahapon pagdating mo. Mahinang basag ni Monina sa nakabibinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Medyo masama kasing pakiramdam ko. I hope you understand. Isang kibit-balikat lang sinagot ni Devina bago saglit na tinapunan ng malamig na tingin ng kapatid. I never thought na muli ka magbabalik dito. Ang akala ko'y hindi mo na nanaisin pa na muli ako makita. Waring nangihinang muli nitong sabi. Otomatikong naibaling ni Devina ang mukha sa katabing dalaga. Sa pagkakataong iyon ay makikita sa mga mata niya ang talim. To tell you frankly, yun talagang bala kong gawin. Kung hindi lang dahil sa papa, hindi ako magbabalik dito. It's just that I'm so worried about him. Nanghuli ko siyang makausap sa phone ko kaya napilitan na rin akong bumalik. Madiin niyang sabi. Bago muli nagbawi ng paningin, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Devina.
Damang-dama niya ang unti-unting pagkabuhay ng puot sa kanyang puso sa kabila ng nadarama niyang awa para sa kapatid. Divina, mahinang tawag nito sa pangalan niya, may hinig ang tinig sa pagkakataong iyon. I'd like to talk you about the past. Gusto ko, no please. Ayokong pag-usapan pantungkol sa mga bagay na matagal nang tapos. Madiin na putol niya sa iba pang sasabihin ni Monina. Naroon ang babala. Ayaw na niyang pinag-uusapan pang nakaraang iyon sa buhay niya. Hanggat maaari ay ayaw na niya yung maalala pa. Sa loob ng ilang taon ay sinikap niyang ibaon yung salimot, bagamat hindi niya yung napagtagumpayan. Pero may pagkakataon na kailangan natin yung pag-usapan upang ito'y ating maunawaan at mabigyan ng linaw. Ayoko ng pag-usapan pang tungkol sa bagay na yun, Monina. Mahirap bang maintindihan ang gusto kong mangyari? Sinisikap ni Divina na mapagkahinahon upang hindi niya masigawan ang kapatid. Hanggang ngayon ba'y nagagalit ka pa rin sa akin dahil sa insidente niyong Divina? Muli niya itong hinarap. Do I really have to answer your question? Baka kaya mo ba? Sarkastikong sabi niya. Yun malang ay magawa mong sagutin. Mababa subalit naroon ang diin at binitawan itong salita. If you must know, yes. Matigas na sagot niya hanggang ngayon nandito pa rin Monina. Narito pa rin. Tinuro niya tapat ng kanyang dibdib. Matagal silang nagsukatan ng tingin, walang nais na magbaba. Kung ganun, ay mas dapat natin itong pag-usapan. Ilang sandali pa'y basag ni Monina sa katahimikan. No, sabi niya. Sabay tayo, buhat sa kinaupo ang bench. For Pete's sake, Divina, let me explain. Umiling-iling siya na makailang ulit. You don't have to explain. I know what's going on in here. Sa inyong dalawa ni Benedict, may pagka-aroganting sabi niya. I'm sorry to say this, pero wala kang nalalaman. Pilit na pinapaunawa ni Monina sa kanyang nais nitong sabihin. No, I know everything. I was there. At narinig kong pinag-uusapan niyo. Naroon kayo ni Benedict sa isang kubling bahagi ng hardin and it seems na may pinagtatalunan kayong dalawa at ako yun. Nagagalit ka sa kanya dahil nalaman mong may relasyon na kaming dalawa at hindi mo yun matanggap. Nagsasalos ka, hindi ba? Nanguusig ang mga mata niyang nakatitig dito. Maging ang tono ng pananalita niya. Nagkakamali ka, Divina. Umiling-iling si Monina bilang pagtanggi sa mga paratang ng dalaga. Liar! Pasigaw na sabi niya. Don't lie now because I saw quite well what happened. Hindi ako bingit, mas lalong hindi ako isang bulag. Kitang-kita ko kayo naghahalikan pagkatapos na matagal niyong pagtatalo. Napakasakit para kay Divina ang tagpong iyon. Pakaramdam niya ay makailang ulit siyang pinagsasaksak sa likod. Right there and then she was too deeply hurt and disturbed. Pakaramdam niya ay nilinlang siya. Di dito ko ito yun na iisipin kong isa lamang yung friendly kiss at walang namamagitan sa inyong dalawa. Nagtawa siya ng insulto. Come on, Monina. Don't entertain such a foolish idea na tulad na sinabi ko. Knowing na pareho niyong pinagkaila sa akin na magkakalala kayo. That's bullshit. Divina, please. Hayaan mo kung naputuli na yung papa nitong sasabihin sa muling pagsasalita ng dalaga. Now I know kung bakit ganun na lamang ang pagtutol mo nang malaman mo na pupunta ako sa islang yon. Dahil alam mo makikita kaming dalawa doon ni Benedict. Natatakot kang baka magustuhan niya ako at ibalid niyang pagtingin sa akin sa halip na sayo, hindi ba? Nanginginig na ang buo niyang katawan dahil sa tinitimping galit. Matagal na panahong tinago niyang galit na yon. Pakaramdam niya'y huminto noon sa pagtibok ang kanyang puso nang masaksihan niya ang tagpong iyon. Ang nais niyang gawin ng mga sandaling iyon ay sumbatan ng mga ito. Ipakita kung gaano siya nasaktan. Subalit, hindi niya yun magawa. Sa halip ay binili niya nang umalis, magpakalayo-layo sa mga ito nang walang hinihinging anumang paliwanag. Inakala niyang makakalimutan niya ang lahat na magagawa niyang ibaon na lamang sa limot. Ngunit nagkamali siya. Hanggang ngayon pala'y naroon pa rin sa kanyang dibdib ang labis na puot. Sana'y sinabi mo na lang sa akin ang totoo niyong kaugnayan na lalaking yun bago pa man ako magtungo sa islang iyon. O hindi kaya, ay nung sabihin ko sa iyong tungkol sa kanya na makabalik na ako. Sana'y nagawa ko siyang iwasan? Ang tinig niya'y unti-unting humihina. Kung ginawa mo sanang bagay na yun, Monina, hindi ko sana siya natutuhang mahalin at hindi sana ako nasasaktan ng ganito. Nagbaba siya ng paningin. Ayaw niya makita nitong namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ayaw sana niyang sabihin ng mga yon kay Monina, pero hindi niya makakaya pang itago ang damdamin niyang iyon. Nakita ni Monina ang nagbabadyang mga luhang iyon sa kanyang mga mata bago pa man niya ito maikubli. Nararamdaman niyang hanggang ngayon ay naroon pa rin ang matinding damdamin niya para kay Benedict. Pilit lang niya itong sinisikil.
Bati din ito na oras ng pakawala ni Devine ang damdaming iyon at bigyan ng layay sa kanito matutuklasan na mas tumindi pa ito kaysa dati. Wala kaming relasyon at hindi kami naging magkarelasyon ni Benedict. Yun ang totoo, Devine. Muli bahagya pa nitong pinagulong inupo ang silya na may gulong. Automatic kong napatingin si Devine sa nakatatandang kapatid. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Totoong nagtatalo nga kaming dalawa ni Benedict nung araw na yon. At yun ay dahil sa iyo. Pero hindi dahil sa nagsaselos ako. Isang tipid ng ngiting pinakawala nito. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhang tanong ni Devine. Natatandaan mo pa ba si Rafael? Balik tanong nito. Saglit siyang nag-isip, kilala niyang Rafael na tinutukoy nito. Hindi ba siyang ex-boyfriend mo na? Nag-commit ng suicide. Siya nga't wala ng iba. Gagad nito. Si Rafael ang kaisa-isang kapatid ni Benedict. Nalaki ang mga mata ni Devine sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Minsan nabanggit din sa kanya ni Benedict na may kapatid itong lalaki na mas bata kaysa dito. Raf ang pangalan, pero paano? Hindi niya maituloy ang anumang sasabihin. Pakaramdam niya biglang sumakit ang ulo niya. Noong makita ko si Benedict ay saka ko lang siya nakilala. Although may hinalang nabubuo na rin sa akin sa tuwing nababanggit mo siya. Naalala niya na magbalik siya buhat sa islang iyon ay hindi na walang komunikasyon nila ng lalaki. Madalas itong tumatawag sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay pinuntahan siya nito at mula noon ay madalas na silang lumalabas na magkasama. Ilang ulit nang nagpupunta sa kanila si Benedict pero hindi pa nito inabutang nandoon si Monina at ang unang araw na nagpang-abot ang dalaway mismong araw na insidenteng yon. Nakipagkwentuhan pa si Monina sa kanila ni Benedict pero wala siyang napansin na makapagsasabing magkakilala ng mga ito. Ang natatandaan niya iniwan niyang dalawa na nag-uusap para kumuha siya ng kanilang drinks. Subalit nang magbalik siya ay wala ng mga to. Hinanap niyang dalawa at natagpuan niya sa may gawing yun ng hardin. Tatawagin na sana niya mga to nang marinig niyang pagtatalo ng dalawa. At yun na nga, ako ang pinagbibintangan niyang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kapatid niya, Devine. Makalipas ng ilang sandali narinig niya sabi ni Monina. Alam naman natin lahat na nagpakamatay si Rafael dahil sa pagkasugapan nito sa drugs at hindi dahil sa nakipaghiwalay ka sa kanya. Para siyang nanghina na muling naupo. Pero hindi yun ang pinaniwalaan ni Benedict. Para sa kanya akong dahilan kung bakit niisipan ni Rafael na magpakamatay at hindi dahil sa kung ano paman. Alam niyang buong detalye sa pagkamatay ni Rafael at ang naging relasyon nito sa kanyang kapatid. Kasamang mga taong malalapit sa kanila, kailanman hindi niya matatanggap na ang kapatid niya ang siyang may kagagawan sa pagkamatay nito. Nang umalis ka para kumuha ng maiinom nung araw na yon, nakakita ko ng pagkakataon kaya niyaya ko si Benedict na pumunta sa hardin para doon ay magkausap kami ng hindi mo naririnig. Patuloy ni Monina. I was angry that time. I could not restrain it dahil ang nasa isip ko ng mga sandaling iyon ay ginagamit ka lang niya. Pinaglalaruan, pinaiibig at iiwanan. Automatic kong natigilan siya, hindi man lang niya nagawang kumilos. Hindi yata't nagkamali lang siya na walang anumang kasalanan sa kanya si Monina. Ayaw niya yung paniwalaan, subalit naging humiyaw na sa kanyang katotohanan, katotohanan na hindi niya nalaman dahil ayaw niya naman yung pakinggan. Hindi ko alam kung anong tunay niyang layunin sa'yo, pero yun ang pinaniniwalaan ko, na ginagamit ka lang niya para makapaghiganti sa akin, dahil nga ako pinaghihinalaan niyang dahilan ng pagkamatay ng kapatid niya. Pero paano mong ipapaliwanag sa akin ng mga nakita ko? Naghahalikan kayong dalawa. Sa wakas ay nagawa niyang magsalita. Sinabi ko na sa kanya na bakit ikaw pa ang kailangan niyang gamitin samantalang akong pinagbibintangan niya, na ako na lang ang gamitin niya. Total naman ay maganda rin naman akong tulad mo. Pagkatapos noon, hinalikan ko siya. Pigil ang hininga ni Devine habang sinasalaysay yun ng kapatid. Nagulat pa siya ng ilang sandali magtatawa ito. Alam mo bang tinugon din niyang halik ko? Nasa labi nitong pilyang ngiti. Ayaw man niyang aminin pero saglit siyang nakadama ng mumunting kirot sa sinabi niya ni Monina. Subalit saglit lang ang halik na yon dahil agad din niya akong tinanggihan. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang pumiyok ang tinig niya. Sinabi niyang hindi raw sapat ang mga halik ko. Nakakatawa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tinanggihan ako. Ako na nakukuha ang bawat naisin ko. Hindi ba at nakakatawa yon? Nilapitan niya to. May lamlam ang mga mata na wari ba'y nagsusumamot humihingi ng kapatawaran. Nahihiya siya sa kanyang sarili sa ginawang panghusga sa kapatid. Ang pagkasuklam dito na wala naman palang batayan. I'm sorry Monina. Hindi ko sinasadyang magalit sa'yo.
Ang akala ko kasi, naiintindihan ko. Hinaplos ni Monina ang magandang mukha ng kapatid. Hindi mo yun kasalanan dahil nagmahal ka lang at nasaktan. Nakakaunawang sabi nito. Kay daling bumagsak ng mga luha ni Divina, luha ng pagsisisi at luha ng kaligayahan. Kasabay ng pagbagsak ng mga luhang iyon ay ang mabilis na pagyapos niya sa kapatid na mainit naman itong tinugon. Ngayon ay wala na siyang nadaramang galit para kay Monina. Tanging pasasalamat, pagmamahal, napatunayan niya sa kabila pala na lahat ay mahalaga sa kanya si Monina na nabulagan lamang siya sa isang maling akala. Dahan-dahang inalis ni Divina ang tuwalyang nakabalot sa kanyang ulo. Ilang sandali pa ay sinunodin niya inalis ang malaking tuwalyang nakabalot sa ubad niyang katawan. Katatapos lang niyang maligot ngayon nga'y nakaharap siya sa full-length mirror na nasa isang tabi sa kanyang silid. Mataman niya pinagmamasdan ng sariling refleksyon. Sinuri ang bawat detalya sa mga bahagi ng kanyang katawan. Taglay niyang makinis at maputing kutis ang napakagandang katawan na walang matinong lalaking tatanggi upang angkinin. Nasa kanya rin ang isang perpekto at napakagandang mukha na hindi pangkaraniwan at sadyang naiiba sa lahat. Kagandahang hindi pagsasawa ang pagmasdan ng kahit na sino. Masasabi niyang mapalit siya sa pagtataglay ng lahat ng mga katangiang iyon. Ngunit nakapagtataka, sa kabila ng kagandahang yun ay tinakda lamang pala siya upang masaktan. Ilang sandali pa'y nagbihis na siya at naupo sa one-on-one sofa, habang ang dalawang pa'y nakapatong sa footstool. Ang mga mata niya'y napako sa isang bagay, sabalit wala daw ng isip niya, lumilipad sa kawalan. Sa alaala ng isang kahapong nagdaan, "Why a sudden of change of mind, Papa? Magtatampo ako sa'yo. And besides, pumayag ka na namang pumunta ako sa islang yon." Kunway nagtatampong minitawan niyang hawak na kubyertos. Nang mga sandaling iyon ay magkakaharap silang tatlo habang kumakain ng masaganang hapunan. "Papa, huwag mo nalang siyang pakinggan. Hindi natin alam kung sino mga kasama niya sa islang iyon." Determinado si Monina na pigilan ang lakad ng kapatid. "Anong mali natin, Papa? Baka may usapan sila ng mga kaibigan niyang walang ginawa kung hindi ang magpasarap sa buhay at maglakwatsa. Baka kasama pa nilang boyfriend ni Divina. Mahirap na, Papa. Alam naman yung iba ng takbo ng pag-iisip ng mga kabataan ngayon." "For Pete's sake, Monina, stop treating me like a child. I'm 18 and I'm old enough to take care of myself, okay? Kung magsalita ka, akala mo'y napakalayo na agwat ng edad mo sa akin. 4 years lang kung hindi mo natatandaan," matari na sabi niya. Muli niyang dinampot ang tinidor, tumusok ng isang potahe ng ulam na naroon at sinubo. "And for your information, wala kaming usapan ng mga friends ko at mas lalong wala kay Mike dahil break na kami." Makalipas ang ilang sandali muling baling niya sa kapatid, "It only means na mas lalong hindi mo siya dapat napayagan, Papa. Hindi natin alam kung ano maaaring mangyari sa kanya dahil mag-isa lang siya." Giit pang muli ni Monina. "Come on, Monina. Hindi kayo masyado kang nag-overreact. Hello, pupunta lang ako sa Isla Lorenzo. At ang islang yon nandito sa loob ng Pilipinas." Lihim niya itong tinapunan na matalim na tingin bago binalingan ng ama. "Wala ba akong karapatan na magpunta sa lugar na gusto kong puntahan? Samantalang ito si Monina, nakakaalis anumang oras niyang naisin." Sadyang pinalungkot ni Divina ang tinig. Lihim na napapangiti si Sernan sa inaasa ng dalawa nitong prinsesa. Hindi na bago dito ang eksenang iyon dahil mulat sa pulpa'y mahilig na magtalo ang magkapatid. "Typical sisters, ika nga. Please, Papa, promise, tatawag ako sa iyo from time to time." Sadya niya pinalambing ang tinig kasabay ng isang matamis na ngiti. "Okay, okay. Nanalo ka ngayon, iha. Maari ka nang pumunta sa islang yon sa susunod na araw." Makalipas ang ilang sandali sabi ng kanyang papa, mas lalong lumuwang ang pagkakangiti ni Davina. Tumayo siya at may pagmamadaling lumapit sa kinuupuan ng ama. "Thank you, Papa." Isang mabilis na halik sa pisingang ginawad niya dito bago muling nagbalik sa kanyang pwesto. "Pero Papa," protesta ni Monina sa naging desisyon ng ama, nakabadha sa mukhang hindi maipaliwanag na damdamin. "Pabayaan mo na lang siya, iha. Total naman malaki ng kapatid mo. Alam na niya ang tama at kung anong hindi makakabuti sa kanya, hindi ba? Baling ito sa bunsong anak, nananantyang pinukol na tingin." "Of course, Papa." Mabilis pa sa alas 4 ang sagot niya. Mahirap na't baka magbago pang isip nito. "I'm not a fool to endanger my precious life." Paninigurado pa ni Divina. Namatay sa sakit sa puso ang kanilang mamanoong 5 taong gulang lamang siya. Sa kabila ng pagiging abala ng kanilang papa sa negosyo, naging mabuti itong ama. Pinalaki sila nito with love and affection. Katulad ni Monina,
Nakukuha rin niya lahat ng bagay na naisin. Yun nga lang hindi niya maiwasan hindi makipagtalo sa kapatid. Feeling kasi niya palagi nitong kinukontrang lahat ng naisin niya. Hindi niya mapigilan ang labis na paghanga sa kanyang namamalas. Ang berdeng islang na papaligiran ng pino at puting buhangin. Nasa gitna ng kung saan. Kasalukuyan siyang nakasakay sa pribadong shopper ng naturang isla, ang kontrobersyal at pamosong Isla Lorenzo. Gusto niyo ho bang pagmasdan ang kabuuan ng Isla Lorenzo? Buhat dito, ibababa ko na lang kayo. Nakangiting baling ng piloto kay Divina. So nakikita niya sa lalaki, guwapo ito, mistisuhin at mukhang napaka-friendly ng ngiti nito sa kanya. Pwede ba? Nakangiti rin siya rito. Napansin niyang tamis ng pagkakangiti nito ng dahil sa sinabi niya. Pwedeng pwede ho, ma'am. Anito bago muling nagbawi ng paningin. Gaano katanda na bang tingin mo sa akin? Makahulog ang biro niya. Kunot ang noong muli siya nitong nilingon. Hindi naman ho sa ganon. Kaya lamang ay obligasyon namin na igalang ang sino man sa aming mga panauhin. Anito nang maunawa ng ibig sabihin ni Devina. Habang paikot-ikot sila sa itaas sa isa-isa namang sinasabi ng lalaki, ang pangalan namang naglalakihang mga umbrella-style na kubo. Naroon din ang Lorenzo Hotel and Restaurants at dalawang naglalakihang gusali. Napansin din niyang ilang malalaking pools at ang pinakahuli ay ang Lorenzo Villa na matatagpuan sa kabilang panig ng Isla Lorenzo. Makalipas ang ilang sandaling pagmamasid ay bumaba na rin ang chopper. Good morning, Miss Montevillar. Welcome to Isla Lorenzo. Nakangitit sabay-sabay na salubong sa kanya ng tatlong bellboys at dalawang nagagandahang receptionist ng isla. Tinugon ni Divina ang bating yun ng may ngiti rin sa labi. Marahil dahil na rin sa kanyang reservation, kaya inaasahan namang itong pagdating niya sa mga oras na yon. Nakasuot si Divina ng signature clothes, white long sleeve blouse na bahagyang nakalupi ang magkabilang manggas at nakapaloob sa tight jeans. Tinalian niya ng puting ribbon ang mahabat alon-alon niyang buhok. Nasa tapat ng dibdib niyang ginamit na shades, ang tanging suot niyang alahas sa isang pares ng hikaw at singsing na natatampukan ng hindi gaano kalakihang bato. Regalo yun sa kanya ng kanyang papa noong 16th birthday niya. Simpleng-simple si Devina kung titignan, lalong-lalo napakaganda niyang muka na walang bahid ng makeup. Ngunit sa kabila ng pagiging simple, hindi maikakailang nabibilang siya sa mataas na uri ng lipunan sa isang buena familia. Pagpasok pa lamang ni Divina sa Lorenzo Hotel ay natuon na kaagad ang paningin niya sa isang lalaki. Nakaupo ito sa isang bilog na lamesa, paharap sa gawin niya. Casual lang ang kasuotan nito, pero hindi may kakailan na pawang mamahalin ang mga yon. So nakikita niya yung mataas ang lalaki, nagtataglay ng matipon at athletic na pangangatawan. Pinoong morenong balat nito, nakabrush up ang alung-alung buhok. Katamtaman lamang ang kapal ng mga kilay nito na halos magsalubong na sa matangos nitong ilong. Ang labing animoy nangangako ng naiibang kaligayahan, Square Joe, na siyang nakapagbibigay dito ng saplado at motoridad na anyo. Lalaking lalaki ito kung titingnan, guwapo sa lahat ng kahulugan ng katagang iyon. The man in every woman's dream. Pero may isang katangian ng lalaki ito na siyang higit na tumatawag ng kanyang pansin, ang abuhin nitong mga mata, na tiim na nakatitig sa kanya. Pakiramdam niya unti-unti siyang hinahatak ng napakalakas na sexual magnetism nito. Hindi niya maunawaan, pero biglang-biglang mabilis na pagpintig ng kanyang puso sa eratikong paraan. Kung gaano katagal silang nagtitiga ng estangherong iyon ay hindi niya alam. At kung paano siya nakarating sa ukupahan niyang silid ay hindi na niya namalayan. Abalang masyadong isipan niya sa lalaking may abuhing mga mata. Hindi niya matandaan pero parang nakita na niyang mga matang tulad nun. Saglit na iginala ni Divine ang paningin sa kabuuan ng suite. Maganda yun at fully carpeted ang sahig, malamig ang hangin ibinubuga ng centralized air conditioner. Pagpasok sa pintuing naroon ng leather sofa niya siyang nagsisilbing pinakasala. Ang naglalakihang TV at component system ang siyang naghihiwalay naman sa salat bedroom. Nahagip din ang paningin niya ang hindi kalakihang bar sa isang tabi, pati ang pinaka-dining room. May isa pang pinto na kahit hindi niya tingnan ay alam niyang nandun ang dressing room at banyo. Puno rin ng mga naglalakihang mga paintings ang suite. Hindi nga ka nagpagtataka na pawang nasa matataas na antas ng lipunan ng maaring makarating sa islang iyon. Natungo siya sa kinaroroonan ng malaking kama pagkawa na nahiga na. Pasado alas tres na ng hapon nang magising siya. Nakatulog pala siya nang hindi niya namamalayan. Dinampot niyang telepono at nagpahatid na lang ng makakain. Papalubog ng araw na makababa siya at napagpasyahan niya maglakad-lakad sa dalampasigan. Huminto si Divina sa paglalakad ng matapat siya sa isang puno ng buko na nakahapay at halos ay humalik na sa puting buhanginan.
Sumandal siya doon habang ang mga matay walang sawang pinagmamasdan ng papalubog na araw. Sorry to bother you. Narinig ni Divine ang mababang tinig ng isang lalaki mula sa kanyang likuran na halos makapagpalundag sa kanya. Nakapagtatakang hindi man lamang niya namalayan ang papalapit na kung sinong yun sa gawin niya. Kanina pa kita pinagmamasdan mula sa hindi kalayuan. At saan nakikita kayo wala kang pakialam sa iyong kapaligiran, maliban sa papalubog na araw. Ganun pa man, would you mind if I join you? Muling sabi na lalaki mumulabog sa kanyang katahimikan, kaya ganun na lang ang inis niya ng lingunin nito. Of course, I do mind terribly. Mataring na baling niya. You see, nagpunta ako sa lugar na to para kahit paano ay magkaroon ako ng konting peace of mind. Kung kaya wala akong panahong makipag-usap sa isang taong, automatikong natigilan siya sa pagsasalita na mapagmasdan ng mukha ng lalaki. Kasabay nitong animo paglundag na kung ano sa loob ng kanyang dibdib. Saglit siyang waring namalikmata. Buhat siya pagkakatingin sa nakangiting lalaki. Ang ngiting iyon ay umaabot hanggang sa abuhin nitong mga mata. Ang estranghero sa lobby ng hotel agad niyang naisip. Mabilis din niyang napag-aralan ang anyo ng lalaki. Nakasuot lamang ito ng asul na walking shorts at white cotton shirt. Nahakab sa malapad nitong dibdib. Para bang kisarap na sumandal sa dibdib na yon habang nakakulong sa matitipon itong mga bisig. Pero agad din niyang pinagalitan ng sarili sa isipin yon. How do I look? Pili yung tanong ng lalaki na para bang nabasa kung anong nilalaman ng isip ni Divina. Fine. Tumangot ang upang sagot niya na pahiyaman sa hindi inaasahang tanong nito ay waring baybaliwalay sa kanya. Sa baybawi ng paningin, she recovered just in time. Pero cover up lang niya yon dahil ang totoy abot-abot ang kaba niya. Kung maaari lang yung hilingin na maglaho siyang parang bula sa mga oras na yon dahil sa nararamdamang pagkapahiya ay ginawa niya. You're alone? Makalipas ang ilang sandali tanong nito bagamat naroon ang kasiguraduhan sa binitiwang salita. Nagpakawala siya ng malalim na paghinga. Mas gusto ko kasi na mag-isa sa tuwing pumupunta ako sa lugar na tulad nito. Hindi ba't mas magiging masaya kung may iba kang kasama? Mas ma-enjoy mo ang bawat araw. Anito? Well, I don't think so. Mas nabibigyan ko ng pansin ng kagandahan ng isang lugar o bagay sa tuwing ako'y nag-iisa. Katulad ng isla na to, indeed, a breathtaking place. At dahil nga mag-isa lang ako nagpunta dito, mas nagiging maganda to sa paningin ko. Hindi niya ito tinapunan man lang ng tingin. Naramdaman ni Divina ang paglapit ng lalaki sa gawin niya. At kahit hindi niya ito lingunin, ay nararamdaman yung nakatitig to sa kanya. And it's a special place, especially for those who appreciate it. Dagdag pa nito sa sinabi niya, mas nagiging magandang lugar na to lalo na sa mga oras na tulad nito. It's a good time to think. Sa pagkakataong iyon ay nagawa niyang lingunin ito, hindi niya inaasahan nakatitig pa rin ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Matagal, nakapaloob sa bawat isang matinding damdamin. Parang may nais sabihin sa kanyang abuhin itong mga mata. Pakiramdam ni Divine ay unti-unti siyang nahulog sa gitna ng kawalan dahil sa simpleng conversation na yon sa estranghero. Ngunit sa kabila noon ay wala siyang madamang takot para dito. Sa halip ay kapanatagan ng kalooban para sa lalaking hindi niya kilala. Una siyang nagbawi ng paningin. Parang hindi na niya matatagalan ang matiim na titig nito sa kanya. Sunset, it's a work of art, isang napakagandang obra. But many people say na hindi ito maganda dahil ito nagbibigay daan para sa pagsabog ng madilim na gabi. Naniniwala ka ba sa kasabihang yon? Anito pagkalipas ng mahabang sandali. Perhaps, but in between darkness, there is light. A beauty to look forward to, a sign of great things to happen. Maaari ding sabihing each sunrise is a new day and each sunset is signature. May ngiti sa labi tinignan niya to. Well, natatawa to. I think we're of the same mind. Hindi ko akalain na meron pa palang isang taong katulad kong pananaw pagdating sa usaping yon. May kakaibang kislap ang mga mata nito, kapwa nila pinagmasdan ng papalubog na araw. Ang malakas na hampas ng alon sa dalampasigan. Excuse me for not asking sooner, but I don't even know your name. I don't talk to strangers and yet, nandito ako't nakikipag-usap sa'yo na para bang walang anuman. Makalipas ang mahabang sandali, sabi ni Divina. Hinarap niya ito na ngayon ay nasa kanyang tabi. Pinagsaliko pa ni Divina ang dalawang braso sa tapat ng dibdib, tuwid ang mga matang nakatikin sa lalaki. She carried herself well with confidence sa kabila ng kakaibang damdamin na gumugulo sa kanya. Sa paraan ng pagtitig na ginagawa sa kanya na lalaki para bang tumatagos yun hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, pakaramdam niya'y pinanghihinaan na siya ng loob at nais na rin magbawi ng paningin. Ngunit sinikap niyang paglabanan yon. I'm sorry.
Sa wakas ay sabi nito, ako nga pala si Benedict Montero. Lumitaw ang mapuputit pantay-pantay ng ngipin. Dahil sa pagkakangiti, inalahad ng lalaking isang kamay na alangani naman tinugon ng dalaga. Nice to meet you. I'm Davina Montevillar. Tugon niya na may tipid ng ngiti. Malamig ang kamay ni Benedict, subalit damang-daman niyang animoy mainit na enerhiya na nagmumula sa kamay nito. It was such a casual handshake. Ngunit nang maghiwalay ang mga kamay nila'y nakadama sa Davina ng kawalan. Kawalan na kung para saan hindi niya alam. Sinabi na lang niya sa kanyang sarili na isa lamang yung relief na wala yung ibang kahulugan. Your name sounds very familiar, Davina. Anong kaugnayan mo kay Monina Montevillar? Formal ang pagkakasabi niyo ni Benedict na walang ngiti sa labi. She's my sister. Do you know her? Hindi niya maunawaan pero parang nakita niyang pagdidilim na mukha ng kaharap. Ang pagtiim ng bagang nito, ngunit saglit lang yon. Naanimoy kagad na tinangin ng malakas na hanging habagat. Umiling-iling lang si Benedict bago muling binalik ang matamis ng ngiti sa labi. How long are you staying here? Pagkuha ng pag-iiba nito sa usapan, just until the end of this week. 1 week lang kasi ang reservation ko dito. And one more thing, sadya siya huminto. Please call me Davina. Everybody does. Walang tumatawag sa akin ng Dev. Natulad ng sayo. Dahil sa sinabi niya ni Davina, lumuwang ang pagkakangiti nito. Ganon pa man isang kibit-balikat lang sinagot nito sa sinabi ng dalaga. Isang sandali pa'y magkagapay na nilang tinatahak ang daan pabalik sa hotel. Unti-unti na rin sumasabog ang dilim sa buong paligid. Ang paglakas ng ihip ng malamig na hangin. Sa wakas ay sinapit nila ang Lorenzo Hotel. Masaya ko't nakilala kita, Dev. Formal at walang bahid ng ngiting sabi ni Benedict. Oh heavens, narinig na naman niyang naiibang tawag ito sa pangalan niya at hindi niya may tatanggi na may kakaibang hatid na kiliti sa kanyang pamamaraan nito. Bagamat hindi niya yun maaamin sa lalaki. Talaga ha, may pilang ngiti sa labi niya. Sinadya yun ni Davina upang mawalang kasaryosohan sa anyo ni Benedict. Magingang bumabalot na tensyon sa kanya at nagtagumpay naman siya. Really? Hindi ako nagbibiro, Dev. It's been a pleasure meeting you. And extend itong kanang kamay para sa muling pakipag-handshake sa dalaga. Then nice meeting you too, Benedict. Sa pagkakataong iyon ay maluwag sa loob na tinanggap niyang nakalahad nitong kamay. At tulad ng una, naroon na naman ang kakaibang init na dulot ng pagtadaop ng kanilang mga palad. Saglit lang ang tagpong yun, ngunit pakiramdam ni Vina ay napakatagal na ng sandaling yun. Dev, hindi pa man siya nakakalayo narinig niyang tawag nito. Otomatikong huminto siya sa paglalakad at nilingunto. Nagtatanong ang mga matang tinignan niya si Benedict. How about joining me for dinner? Napakasimpatiko ng ngiti ni Benedict na walang sino mang babaeng magagawang tanggihan ng paanyayang yun. Not even her. Sure. Kaswal na sagot niya bago pinagpatuloy ang paglalakad. Thanks, Dev. Nagsisimula na silang mag-dinner magkaharap sa isang bilog na mesa. Para saan? Patay mali siyang tanong ni Davina. For joining me. Hindi ko inaasahan na papayag ka makipag-dinner sa akin. Ang totoo ay nagbabakasakali lang ako. May kakaibang kislap sa mga mata ni Benedict. Simple, subalit napaka-elegante ang itim na bestida ni Davina. Mahaba't may malambot na tela, maluwang ang tabas nito. Pero sa tuwing kikilo siya ay sumusunod to sa magandang hubog ng kanyang katawan. Sleeveless yon na nagpapakita sa makinis niyang braso. Bagya pa siyang nagpahid ng konting makeup na siyang nakapagpatingkad sa anyo niyang aristokrata. Hindi niya alam pero nais niya maging maganda sa paningin ni Benedict. To tell you frankly, Benedict, hindi ko rin maintindihan kung bakit pumayag ako sa paanyaya mo sa akin, knowing that you're a total stranger. At ngayon lang tayo nagkakilala. Tinuon ni Davina ang paningin sa kinakain pero ang totoo'y umiiwas lamang siya sa maitim nitong mga titig. Marahil dahil naramdaman mong harmless naman ako. Pagbibiro nito na siyang nakapagpangiti sa dalaga. Siguro nga. Ganting biro niya. That's why I'm very thankful, Dev. Sa pagtitiwala mo sa akin kahit ngayon lang tayo nagkakilala. Agad nitong ginagap ang isang kamay ng dalaga. Naguguluhan si Davina, nalilito sa nararamdaman para dito. Hindi niya maunawaan kung bakit ganong kadali para sa kanya magtiwala kay Benedict. Hindi mo ba talaga magagawang tawagin ako sa buo kong pangalan? Ganon ba yun kahirap para sa'yo? Pag-iiba niya sa usapan. Sabay bawi sa kamay niyang nahawak nito. Nakita ni Davina sunod-sunod na pagpapakulan nito ng malalim na buntong hininga na kung para saan hindi niya alam. Mas gusto kong tawagin ka ng ganun kaysa sa Davina. Sa parang yun hindi mo ako makakalimutan dahil ako lang tumatawag sa inang ganun. Pagkaway nakangiting sabi nito, isang sandaling katahimikan na nagdaan sa pagitan nila ng binata.
Napunit lang yun ang muling magsalita sa Benedict. Alam mo bang meron kang down-to-earth beauty appeal? Simple at very refreshing. But not entirely innocent. Walang anumang tanong nito. Titig na titig sa maganda niyang mukha. Silly. Nailing niya sabi niya. Nagangat siya ng paningin upang sa ganun ay salubungin ang mga titig nito. Yeah, I know, but I couldn't take my eyes off of you. And you know why? Patuloy nito na para bang walang pakialam sa mga taong nasa paligid nila. What do you mean? Nailang siya sa tinatakbo ng kanilang usapan. Subalit na naig sa kanya, ang kagustuhang malaman at marinig ang iba pa nitong sasabihin. There was something about your darkly serious eyes na para bang nagpapakita to sa akin na hindi may paliwanag na damdamin the very first time I set my eyes on you, Dev. Seryoso ka ba sa lahat ng mga sinasabi mo o pinapasakay mo lang ako? Hindi siya makapaniwala sa mga binibitawan nitong mga salita. I have never been more serious in my whole life until now, Dev. Seryoso si Benedict na binibitawan ang bawat kataga habang titig na titig pa rin sa mukha ni Divina. Suddenly she felt she was being locked in dark room na naroon ang isang napakalakas na pwersa na humahatak sa kanya. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang sa ganun ay mapalis ang kakaibang damdaming iyon. And then it was gone. I wonder, Benedict, kung talagang ganyan ka sa lahat ng mga babaeng nakikilala mo. Imagine, ngayon tayo nagkakilala na nagagawa mo na sabihin sa akin ang mga yan na para bang natural na sa'yong ganyan. Sorry to disappoint you but no. Umiling-iling ito, I don't know what's going on with me. Hindi ko maipaliwanag sa'yo but maybe there was an invisible force perhaps. A strong feeling na nararamdaman ko para sa'yo. Nasa mga mata ni Benedict ang tila paghahanap ng kung anong kasagutan habang nakatitig sa mga mata ni Divina. At that very moment, inaramdaman ni Divina ang panlalamig ng buo niyang katawan. Bigla-bigla'y naging uneasy siya. She was torn between so many emotions na hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Dahil natatakot siya sa maari niyang matuklasan. Hindi siya naniniwala sa love at first sight. Mas naniniwala siya ng pag-ibigin na pag-aaralan na dumarating sa dalawang tao oras na makilala na nilang isa't isa. Pero bakit ganitong nararamdaman niya kay Benedict? Ngayon lamang sila nito nagkakilala. Posible kayang ma-in love siya sa lalaking ganun din kadali? Alam niyang minahal niya ang dating nobyong si Mike pero hindi niya kailanman nadama dito ang kakaibang damdaming na darama niya ngayon para kay Benedict. Ang malakas na kaba, ang matinding excitement habang tumatagal ang kanilang pagkakakilala. Nakakabingi ang mga sandaling nagdaan para kay Divina. Kahit pa nga naririnig niya malamyos ng musika na pumapailan lang sa kabuuan ng lugar na yon. Mahabang katahimikan na nagdaan sa pagitan nilang dalawa, naputo lang yun ang ngiyain siyang magsayaw ni Benedict. Nasa gitna sila ng maluwang na bulwagan na may ilang pares din na tulad nilang nagsasayaw. It was easy to imagine ang pagkakakulong niya sa matitipunong bisig ni Benedict ay isa lamang napakagandang panaginip na hindi na niya nanaisin pang matapos. She was fully aware na halos magdikit ng kanilang mga katawan sa sobrang lapit nila sa isa't isa and she wanted to collapse ng mga oras din yon. May magagalit ba sa'yo ng isang nagmamahal? Narinig niyang tanong ni Benedict. Otomatikong nag-angat ng mukha si Divina. Nagtamang kanilang mga paningin. At bakit mo naman tinatanong? Balik tanong niya. Nasa labi isang pilyang ngiti. Well, sa palagay ko kasi wala dahil kung akong boyfriend mo, hindi kita papayagang magpuntang mag-isa sa lugar na to unless kasama mo ko. At mas lalong maikulong sa bisig na ibang lalaking tulad nito. Naramdaman ni Divina ang bahagyang paghapit ni Benedict sa bewang niya. Palapit sa katawan nito, she took a deep, calming breath. Naalanghap niyang masculine scent. Oh, fresh breath na tumatama sa mukha niya kanina nagsalita ito. And right there and then, she felt strangely attracted to this man. Saglit niyang napagtuunan ng pansin ng labi nito at kasabay nun ang isiping, ano kayang pakaramdam ko sakaling madama niyang mainit itong mga halik? At paano pa kaya kung bubuong-buo siya nitong aangkinin? Nang paulit-ulit, oh what is wrong with me? I'm thinking, dreaming about a man who is virtual stranger. Agad niyang sinaway ang kanyang sarili sa pag-iisip ng kung ano-ano. Now tell me, wala ka ba talagang boyfriend? Muling tanong ni Benedict na mabalik na sila sa mesa. Mukha bang walang lalaking magkakamaling ma-in love sa akin? Birong tanong niya. You know it's not what I mean, natatawang sabi nito. Alam na alam ni Divina yon. Nais niya lang mawalang kaseryosohan sa mukha ni Benedict, lalo na tuwing tatanungin siya nito. You're everything a man could want and more, Dev.
Nagtadaglay ka ng ibang kagandahan, kagandahan na nagmumula sa itim mong mga mata. Naniniwala ko na mga matang salamin na pagkatao na isang nilalang. And that beauty is in the eye of the beholder. Amused na tanong niya, hindi niya maiwasang humangat na surprise kay Benedict. Ibang-iba ito sa lahat ng lalaking nakilala niya. Absolutely. Mabilis na sagot nito. Nagka-boyfriend na rin ako before, si Michael. Mike ang tawag sa kanya. He's cute, very thoughtful and caring. He's also my childhood sweetheart. Matalino siya at nabibilang sa upper society. Makalipas ang ilang sandali pagbibigay alam ni Divina, minahal mo ba siya? Of course, I did. What kind of question is that? May ilang taon din kami naging mag-on ni Mike. Nilangkap pa ni Divina ang titig ng pagkairita. Until now, maring anas ni Benedict na worry by may nais na masigurado. Sukat tinatawa si Divina sa paraan ng pagtatanong nito. Of course not. I still care about him pero hindi ko masasabing mahal ko pa siya. Siguro pero bilang isang kaibigan na lang. Totoo sa loob na pahayag niya, ngumiti si Benedict na parabang nagustuhan ang sinagot ng dalaga. Naroon ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Kung ganun, bakit kayo nagkahiwalay? Wala lang, siguro na-realize namin pareho na wala kaming strong bond of love. Na pareho pa kaming bata at kung talagang kami ang para sa isa't isa, no matter what happens, kami pa rin. Kibit-balikat na tugon niya. How about you? May girlfriend ka ba? Don't tell me na wala dahil hindi ako maniniwala. Tumangot-tanguto, ang pangalan niya ay Cleo. She's a fashion model. At ngayon, nasa Paris. Hindi inaasahan ni Divine ang pagkairitang iyon dahil sa pag-amin niya ni Benedict. Siguro matagal na kayo, no? Kontodong itipang tanong niya. Ayaw niya mahalata nitong naiinis na siya sa tinatakbo ng kanilang usapan. Yes and no. On and off kasi ang relationship namin dalawa ni Cleo. Ang ibig kong sabihin, wala na kayong commitment sa isa't isa na mag-on kayo every time na magkasama kayo at pag hindi naman. Dead ma? Putol niyo sa iba pa nitong sasabihin. Ganun na nga, kibit-balikat na tugon nito. Sadyang iniba ni Divine ang tema ng kanilang pag-uusap. Ayaw na niyang marinig pa tungkol sa nobya nitong modelo dahil siguradong masisira lang ang mood niya. Marami pa silang napag-usapan ni Benedict tungkol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kanilang dalawa. Thanks for the dinner, Dev. It was a marvelous interesting night. Very interesting indeed. Marahang idinampi ni Benedict ang isang kamay sa pisngi ng dalaga na nakapagpapitlag sa kanya. Inihatid siya ni Benedict hanggang sa labas ng kanyang suite. Salamat din sa iyo, Benedict, pagkuha ng ayos niya. Kasabay na pagsulyap sa hawak na punpun ng mga rosas na ibinibigay sa kanya ng binata kanina habang nagdi-dinner sila. For the wonderful night. Ang salitang wonderful ay masyado ng overuse at hindi na babagay para sa gabing ito. Mas maganda siguro kung sasabihin natin na extraordinary night. Hindi ba mas nababagay yun para sa unang gabi na ating pagkakilala? Tumangutango siya bilang pagsang-ayon. Hindi siya makapagsalita dahil halos nabibingi siya sa sobrang lakas ng tahip ng dibdib niya sa ginagawang paglapit nito sa kanya. Huminto lang si Benedict nang halos magkadikit ng kanilang mga katawan. Dumaan ang mahabang sandali ng katahimikan na nasa ganun silang ayos, malapit na malapit, nakatitig sa bawat isa. I had never felt this kind of longing for any woman before. Wala sa loob na sabi ni Benedict na bumasag sa katahimikan. Naramdaman ni Divine ang unti-unting pagtaas ng mga kamay ni Benedict. Ikinulong itong mukha niya, pakaramdam niya isa siyang tuod na walang kakayahang kumilos. Isang tigang na lupang naghihintay lamang ng pagbagsak ng ulan. Let me kiss you, Dev, please. I've been longing to kiss those soft lips. Mahinang pagkakasabi noon, subalit dinig na dinig niya. Napalunok si Divina, pakaramdam niya ipanunuyuan siya ng lalamunan. Benedict, kung para saan yun hindi niya alam, maaari siyang tumanggi kung mawala sa pagkakahawak nito. Subalit hindi niya ginawa. She wanted that kiss. Yun ang natitiyak niya. And as if in slow motion ay unti-unting bumaba ang labi nito sa naghihintay niyang labi. Napapikit si Divina na maglapat ang mga yun. In that magical moment, ikusang yumakap ang mga kamay ni Divina. All her consciousness ay nakatuon kay Benedict. Kusa niyang tinutugon ng mainit nitong halik. Walang pagmamadali, naroon ang pagsuyo. Subalit nagpapadama ng mas malalim na paghahangad. Her heart was pounding. At dama niyang pagkabuhay ng passion and desire sa pagitan nila. Wala siyang madamang pagtutol sa kanyang sarili. She wanted more than a kiss. She wanted to touch him, wanted him to touch her. Bakit wala siyang madamang ganong damdamin? Nang sila pa ni Mike?
Nang ganun kasi ding damdamin, natigilan si Divina, hindi nang dapat na mangyari sa pagitan nila ni Benedict. Pinilit niyang kumawala sa mga halik nito, sa mga kamay nitong nakayakap sa kanya. I seem to be out of control. Hindi na niya hinintay pa na muli itong magsalita. Nagmamadaling tinalikuran niya to at pumasok sa loob ng silid. Pakiramdam ni Divina naroon pa rin sa labi niyang mailit na halik ni Benedict ang nagliliyab ng mga kamay nito na dumadantay sa balat niya. Batid niyang hindi yun dapat na maulit, subalit hindi rin niya natitiya kung magagawa niyang iwasan ito. Dahil ipinapakilala na nito sa kanyang isang uri ng damdamin. Damdamin na hindi niya makakayang paglabanan at nadarama niyang meron ding katugon. Ang mga halik na ni Benedict ay naulit pa ng naulit. Kapangahasang hindi magawang tanggihan ni Divina, kung matatawag nga yung kapangahasan. Gayong pinahintulutan niya yon, tinutugon. Sa loob ng isang linggong pamamalagi ni Divina sa Isla Lorenzo, ay natutunan niyang mahalin si Benedict. Pagmamahal na umusbong sa kanyang puso sa maikling panahon. Pagmamahal na hindi inakala ni Divina na madarama niya para dito. Pagmamahal na tumimo sa kaibuturan ng kanyang puso. Marahas na tumayo si Divina buhat sa inuupo ang sofa na pang-isahan. May bigat na mga panang tinignan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi magandang mukha niyang nakikita. Hindi kakarapat dapat na pag-ukulan ko ng pagmamahal. May talim ang kanyang mga mata at naroon ang labis na pagkasuklam sa kanyang titig. Dahil ang nakikita niya, sa salamin ng mukha ni Benedict, nakatingin sa kanya. Nasa labi ang nakakalokong ngiti. Galit na galit siya sa lalaki. Kulang ang mga salitang yun upang ilarawan kung gaanong puot na nadarama niya para dito. Ngayon ay alam na niyang totoo na walang naging ugnayan si Munina dito, na balak lang nitong paibigin siya at iwanan para makapagiganti sa kapatid niya. Mabuti na lamang at hindi na niya nabigyan ng pagkakataon si Benedict na maipamukha sa kanya ang tunay nitong layunin. Pinatawag ni Sarnan ang bunsong anak. Nasa loob ito ng isa sa pribadong silid kung saan sadya nitong hinihintay ang pagpasok ni Divina. Malalim ang iniisip nito kung kaya hindi nito alintan ang pagpasok at paghalik sa pisngi ng dalaga na para bang wala itong nakikita. Something wrong, Papa? Mukhang napakalalim ng iniisip niyo at hindi man lang yata ninyo na malayo na nandito na ako. Ani Divina nang makaupo na sa isang silyang nara sa harapan ng ama. Kumurap-kurap ang mga mata ni Sarnan na waring noon lang napansin ang pagpasok ng dalaga matagal bago ito nagsalita. Actually, Iha, yun talaga ang nais kong pag-usapan natin kaya kita'y pinatawag. Matama lang na nakikinig si Divina, naghahantay sa iba nitong sasabihin. Divina, Iha, gusto kong malaman mo na ang Turquoise Shipping ay nagkaroon ng financial losses these past few years. A losing business. Sa madaling salita, bankrupt. Idagdag pa na malaking pagkakautang ko sa iba't ibang bangko. Waring nangihinaing na pahayag nito, hindi siya makapaniwala sa narinig. Na ang Turquoise Shipping ay umabot sa pagkalugi, gayong ang pagkakaalam niya itong isa sa pinakamalalaking shipping at cargo lines ng bansa. Pag-aari ng pamilya nilang kumpanya sa loob ng matagal na panahon, nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Paano nangyari yun, Papa? Hindi ba't matatag na ito noon pa man bago ito pinamana sa inyo ni Lolo Augusto? Ang tinutukoy niya si Senyor Augusto Montivillar III, ama ng kanyang papa. Iha, noon pa mang nabubuhay ang inyong mama, ay unti-unti na itong nalulugi. Sinikap kong muling mapanumbalik ang buong turquoise. Subalit nabigo ako, lubhang nangangailangan to ng malaking halaga upang muling maisaayos. Hindi nag-push through ang rehabilitation plans. Hanggang sa umabot na nga sa ganito. Gaano kalaking halaga, Papa? Our losses amount to hundreds of millions, Iha. At sa ngayon wala tayong sapat na halaga. Malungkot na pahayag nito. Saglit itong huminto sa pagsasalita. Nilaro-laro ang hawak ng mga papela sa ibabaw ng malaking naratibol. At yun din ang dahilan kung bakit napilitan akong isanla ang buong turquoise upang magkaroon ng sapat na halaga. Patuloy ni Sarnan. Otomatikong napatayo si Divina mula sa kinauupuan. Ang akala ko ba'y financial losses lang, Papa? Bati niyang wala siyang karapatan na pagsalitaan ng ganun ng ama, subalit talagang nabigla siya sa mga narinig. Wala akong choice, Iha. Yun lang ang tanging paraan na naisip ko para hindi ito tuluyang bumagsak sa pagkalugi. Nagpaunawang sabi nito, buhat sa pagkakatitigsa may hindi maiwasan ni Divina. Ang makaramdam ng guilt na isang matinding sundot ng konsensya.
Hindi dahil sa may kinalaman siya sa pagkalugi, kung hindi nahihiya siya sa kanyang sarili dahil wala siya sa tabi ng ama ng panahong kailangan-kailangan ito ng suporta. Hindi niya man lang ito nabigyan ng lakas ng loob. Hindi nadamayan sa mga suliranin na mag-isa lang itong dinadala. Nasisiguro niyang hindi pinaalam ng kanyang papa kay Munina ang tungkol sa bagay na yon dahil nga sa kalagayan nito. I'm sorry, Papa. Alam kong kayo ang lubhang nahihirapan sa mga nangyayaring ito sa atin. Apologetic na sabi ni Devina. One more thing, Iha. Gusto kong malaman mo rin ang halagang nakuha ko sa pagkakasanlay, hindi rin nakatulong para muling maisaayos ang lahat. At ngayon, ina, sa pamamalakad na ni Don Rodrigo Lorenzo ang buong turquoise. Siyang may-ari ng Lorenzo Island at ng iba pang kumpanya dito at maging sa labas ng bansa. Ang taong napagsanlaan ko. May panlulumot waring nangihinang bumalik siya sa pagkakaupo. Inabot sa kanya ng ama ang ilang mga papelas na hawak nito. Tingnan mo, Iha. Yan ang mga dokumento nagpapatunay ng aming naging kasunduan. Binuklat-buklat yon ni Divina. Subalit hindi rumihistro sa isip niya ang nilalaman ng mga dokumento. Nakasaad din sa mga papeles na yan na oras na dumating ang takdang panahon at hindi ko mabayaran ang pagkakautang ko'y tuluyan na mapapas sa kanilang turquoise. Anito na mapansing hindi naman binabasa ng anak ang mga papeles na hawak. At ang kasunduang iyon ay matagal nang natapos. Otomatikong nag-angat si Divina ng paningin. You mean to say, Papa, na nasa kanila ng pamamahala ng turquoise? Natuluyan na nga. No, Iha, hindi ganoon. Putol ito sa iba pang sasabihin ng dalaga. He gave us a 2-year grace extension. Napakabuti nila para pagbigyan ng aking pakiusap. Hindi nila ako ginigipit. Kung ganoon, bakit nasa kanilang pamamahala nito? Naguguluhang tanong niya. Dahil yun ang isa nilang kondisyon at masasabing pabor para sa atin ang kondisyong iyon, Iha. Dahil sa pamamahala nila ay muling manumbalik ang dating turquoise sa tigit pa, nadagdagan din ng ilang malalaki at modernong barko. Nakita niyang pagsilay ng isang tipid na ngiti sa labi ng kanyang ama, ngunit saglit lang iyon. Nabuhayan ng loob si Divina, kung ganun pala hindi pa huli ang lahat. Tutulungan ko kayo, Papa, para muli nating mabawi sa kanilang ating negosyo. Gagawin natin ang lahat. Determinado niyang sabi gayong nasa mga papeles na hindi birong halaga ng pagkakautang ng kanyang ama. Kahit naging successful ang negosyo nila ni Carol sa ibang bansa, hindi pa rin sapat ang mga naipon niya. Ngunit naiisip niya malaki din ang maitutulong niya kung sakali nakita niyang sunod-sunod na pag-iling ng kanyang papa. I'm afraid we can't make it, Iha. We have to move heaven and earth to be able to do something. Ginawa ko ng lahat to secure the necessary amount, but I failed. Wala na tayong panahon hanggang ngayon, buwan na lamang huling palugit at tuluyan ang mawawala sa atin ang turquoise. Laglag ang balikat na saad nito. Nakadama si Divina ng labis na panlulumo. Kung sanay nalaman niya yun na mas maagi baka mas may nagawa siya. Ganun pa man ay ayaw niya ipakita dito na nawawala na rin siya ng pag-asa. Wala na ba talagang paraan para muli nating mabawi, Papa? Kahit na anong paraan. Lakas loob na tanong niya, pinagmasdang mabuti ni Sarnan ang bunsong anak. Tinatantya ko anong maari niyang maging reaksyon sa susunod nitong sasabihin. Subalit wala nang ibang paraan kung hindi ang ipaalam yon kay Divina. Ang totoo, Iha, meron pa. Pero hindi ako nakakatiyak na magugustuhan mong sasabihin ko. Anong ibig niyo sabihin, Papa? Hindi niya yun maunawaan at nakadarama siya ng kakaibang kaba. Ganito kasi yun, Iha. Nagsimulang lumikot ang mga mata nito. Ipinamahala ni Don Rodrigo sa anak niyang lalaki ang buong turquoise. At ito rin ang siyang nakakapagpanumbalik sa dati nitong... Look, Papa, hindi yan ang nais kong sabihin niyo. Ang gusto kong malaman ay kung anong paraan na po pwede natin gawin. Sansala ni Divina sa iba pa nitong sasabihin. Matagal bago muling nakapagsalita ang kanyang Papa. Mapapasa atin lang ito kung muli. At hindi na natin kinakailangan pang magbayad sa malaking pagkakautang sa kanila kung hindi nito magawang ipagpatuloy ang iba pang sasabihin. Kung ano, Papa, tell me. Tumayo ang kanyang ama't nagpalakad-lakad sa kabuuan ng silid na yon. Matagal ito sa ganoong ayos bago muling naupo sa harap ng dalaga, mataman na tinitigan ng anak. Kung magpapakasal ka sa anak ni Don Rodrigo Lorenzo. What? Magpapakasal ako sa anak niya? Gimbal na bulalas ni Divina kasabay ng maras na pagtayo. Nakatukod ang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa ng ama. At bakit naman ako magpapakasal sa anak niya? Hindi rin ako makapaniwala ng sabihin sa akin ni Don Rodrigo ang tukol sa bagay na yan at kung bakit pati ikaw ay nadami pa dito.
Pero nang makilala kong nag-iisa lang nitong anak ay saka ko naisip na marahil ang anak nito ang siyang nakaisip ng ideyang yun. This is absurd! Tumawang dalaga ng malakas isang pagak na tawa. At sa pagkakataong iyon siya naman ang siyang nagpaikot-ikot sa loob ng silid na yun. To hell with that man, Papa! Who's that bastard? Pagkalipas ng ilang sandali may pagkailitang baling niya sa ama. Pero I'm telling you, Iha, hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko. Babala na Sarnan sa anak. Nakabadha sa mukhang labis na pag-aalala. Pakiusap, Papa. Gusto kong malaman. Saglit na nagpakawala ng malalim na paghinga ang kanyang papa. Ang anak ni Don Lorenzo ay si Benedict Montero Lorenzo. Pagkaway sabi nito, parang naparalisa ang buo niyang katawan pagkarinig sa pangalang iyon. Ani mo isang malakas na bombang sumabog sa kanyang pandinig. Gusto niyang isipin na nagkamali lang siya sa narinig. Subalit hindi niya kayang dayain na sarili. Benedict Montero Lorenzo. Ang pangalan niyon ay nagpaulit-ulit sa kanyang pandinig. Kung ganoon, isa pa lang itong Lorenzo at isa rin yung ginawang panlilin lang sa kanya na lalaki. Inilihim nito sa kanya ang tunay nitong katauhan. Pinaniwala siya nitong isa lamang itong bakasyonista na tulad niya noong nagkita sila sa Isla Lorenzo. Maging si Monine wala rin nabanggit sa kanya tungkol sa bagay na yon. Marahil ay hindi nito inaasahan na wala na siyang alam doon. Pagbibigay katwiran na lamang niya para sa kapatid. Naniniwala siyang sinadya ni Benedict na hindi yan ipagtapat sa kanya. Maging ang mangyayakap din kaya nito ay puro lamang pagkukunwari? Sinadya rin kaya nitong mga matatamis na salita na ipinahayag sa kanya na lahat ay pawang kasinungalingan at pagkukunwari? No, bakit naroon sa isang bahagi ng pagkatao niya ang labis na pagtutol sa isipin yun? Divina, Iha, narinig niya ang tawag ng kanyang ama. Nasa tinig nitong pag-aalala. Don't worry, Papa, I'm fine. Sinikap niyang ibalik ang dating katatagan. Kunway, baliwala at hindi malang naapektuhan na naupo siyang muli. Alam ba ni Muninan tungkol sa bagay na ito, Papa? Walang anumang tanong niya. Matagal-tagal na rin mula nang nabanggit sa akin ng kapatid mo ang tungkol kay Benedict. Sa tunay nitong pagkataot kung anong kaugnayan nito sa dati niyang nobyong si Rafael. Pero wala akong binabanggit sa kanya tungkol sa bagay na to. Naisip kong mas makakabuti sa kanyang wala na lang nalalaman sa sitwasyong ito. Tumayo sa Sarnan at nilapitan ang nakaupong anak, hinawakan sa isang balikat. Iha, alam kong yun lamang ang tanging paraan para madaling mapasa atin muli ang turquoise. Subalit ayokong gawin mong ideyang iyon ni Benedict kung labag naman sa iyong kagustuhan. Maari naman tayong magsimulang muli kahit wala na to. Bahagyan itong pinisilang isang balikat ni Divina, nilingon niya to. Pero Papa, alam ko kung gaano niyo pinapahalagahan ang turquoise. Maging ako hindi ko hayaang mawala ito sa atin ng tuluyan. Kalimutan mo na lang yan, Iha. Maari nating ibentang mansion na ito. At ilan sa ating mga properties nang sa ganun ay magkaroon tayo ng sapat na puhunan sa pagsisimula ng isang bagong business at makabayad na resibo pang mga pinagkakautangan. Suwestiyan nito. May edad ng kanyang papa at hindi nakakayanin pa ng katawan nito ang muling magpatakbo ng panibagong business. Idagdag pang kalagayan ngayon ng Munina, dapat din niyang labis na inaalala ng ama. Hindi man ito sabihin sa kanya ay alam niyang yun din ang isa pang dahilan kung bakit sa pilitan siya nitong pinapauwi. Matagal na nag-isip si Divina sa gagawing desisyon, nakasalalay sa mga kami niyang lahat. I'll take the risk. Kung ang pagpapakasal ko sa lalaki yun ang tanging paraan, tatanggapin ko. Makalipas ang matagal na sandali, pinal na sabi niya. Pero Divina, Iha, kitang-kita ni Divina sa mukha ng ama ang labis nitong pagkabigla sa binitawan niyang salita. Marahil hindi nito inaasahan ang madalian niyang pagpapa siya. Nakapag-desisyon na ako, Papa. Magpapakasal ako sa kanya. Tahimik si Divina na habang nakaupo, wala siyang balak na magsalita man lamang sa pagkakataong iyon. Napansin din niyang paminsan-minsang pagsulyap sa kanya ng lalaki na sa kanyang unahan. Marahil ay nagtataka ito sa pananahimik niya sa pagkakataong iyon. Malakas ang ingin na nagmumula sa pribadong chopper ng Isla Lorenzo. Sinasabayan pa yun ng malakas na hipo ng hangin at malalaking hampas ng alon sa dalampasigan. Sa ikalawang pagkakataon ay lumapag ang mga paa niya sa puting buhanginan ng islang iyon. Ang pagkakaiba lang hindi siya sa tapat ng Lorenzo Hotel binaba, kundi sa kabilang bahagi ng isla, sa Lorenzo Villa. May edad ng mag-asawang sumalubong sa kanya na nagpakilala bilang sina Nana Doring at Tata Martin. Kasama nilang dalawang katulong na pawang babae. Hindi niya nakita si Benedict hanggang sa makapasok na siya sa kabahayan. Formal ang pakikitungo ni Divina sa mga taong naroon. Ako at ang asawa kong si Martin ang siyang katiwala sa villa na to, ani Nana Doring.
Nakasunod dito si Divina at ang dalawang babae tungo sa ikalawang palapag ng malaking bahay. Napansin niya may kalumaan ng bahay, ngunit malaki't hindi makakailang maganda. Tipong sinaunang bahay, subalit moderno sa lahat ng mga kasangkapan. Maaliwalas ang silid na binigay sa kanya. Hindi gaano kalakihan, subalit maganda. May air conditioning at sariling banyo. Kung may kailangan kayo, maaari mong pindutin ang pulang buton na yon. Sabay turo ni Nana Doring sa isang bahagi ng silid. Naroon lang kami sa ibaba. Salamat ho, tibid na tugon niya. Pagkatapos nito, tumungo matandat ang dalawang katulong. Naroon nga pala si Benedict sa ibayo. Marahil ay parating na rin ito. Bali nito sa dalaga bago tuloy yung makalabas ng pinto. Patungo sa kabilang bahagi ng isla. Tumangulo si Divina sa sinabi ng matanda. Hapon na pero wala pa rin si Benedict. Ayaw man niyang aminin sa sarili, pinananabikan niyang muli nilang pagkikita ng binata. Sa kabila, nang galit na nadarama niya para dito'y hindi niya maitatangging damdaming iyon. Kung bakit naman tila tuksong naalala niyang mainit at nakakabaliw nitong mga halik. Ang banayad na haplos nitong nagiiwan ng mumunting apoy sa kanyang pakiramdam. Ang nakangiti nitong labi at ang abuhing mga mata na sa tuwin ay nakakatunghay sa kanya. Agad ding tinutulan ni Divina ang isiping yon. Hindi niya yun dapat na madama para sa binata o ang isipin man lamang ito. Pilit na inabala niyang kanyang isip sa magandang tanawin na kanyang nakikita. Naroon siya sa pinakadulo ng pasilyo sa ikalawang palapag kung saan matatagpuan ang isang malaking terasa. Matatanong mula doon ang malinaw na karagatan at maaliwalas na kalangitan. Pribado ang lugar na yon dahil wala siyang nakikitang ibang taong naglalakad doon. Tanging mga ibon na malayong lumilipad ang kanyang nakikita. Napaminsan-minsan ay humahalik sa malinaw na tubig. Kahit paano ay nakakapagdulot sa kanya ng katahimikan ng tanawing iyon. Nalilimutan niyang lahat, pati ang dahilan kung bakit siya naririto ngayon. Wala ka pa rin bang balak na magpunta sa villa? Buong tinig ni Samuel ang tanongin ng binata. Alalahanin mo kanina pa siya dumating. Marahil ay hinihintay ka na niya doon. Sa halip na tumugon, isang malamig na sulyap ang tinugon ni Benedict. Magkatabing nakaupo ang dalawang lalaki sa harap ng minibar habang may hawak ng mga kupita ng alak. Nasa harap nilang hindi mabilang ng mga bote ng iba't ibang uri ng mamahaling alak. Alam kong wala ako sa lugar para tanungin ka, pero ano ba talagang balak mo sa pagpapakasal sa kanya? Gayon sa pagkakaalam ko, marahas na ibinaba ni Benedict ang hawak na kupita na siyang nakapagpahinto sa iba pang sasabihin ni Samuel. After all these years, hindi ko pa rin matanggap ang ginawa niya sa akin. Sinabi niya sa matigas na tinig kung paano niya sinabi na tapos na sa amin ang lahat. Na nagkabalikan na raw sila ng dati niyang boyfriend na siya'ng tunay niyang minamahal at hindi ako. Kulang na lang madurog ang kupita sa kamaon ni Benedict. Halos maglabasan ng mga litid niya sa leeg dahil sa pagkakatagis ng mga bagang. Hindi na rin tinuturing ni Benedict na iba si Samuel. Maaga itong naulilat ang bunso nitong kapatid na babae. Kinupkupat pinag-aral ang mga to na mag-asawang Lorenzo. Pinalaki na parang tunay na rin mga anak. Hindi nagkakalayong edad ni Samuel kay Benedict. Hindi naging hadlang ang katayuan nila sa buhay upang hindi sila maging magkaibigan. Si Samuel lang siyang nangangasiwa sa Isla Lorenzo. Sa tuwing wala doon si Benedict, ito rin ang personal na nagpapatakbo ng pribadong shopper ng Isla Lorenzo. Kung ganun, bakit pinili mo pang pakasalan siya? Muling tanong ni Samuel. Her damn excuse was inadmissible. She never gave me a chance na magtanong o makapagsalita man lang. But this time, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakuha ang maganda niyang paliwanag. Ang gwapo mukha ni Benedict ay kakikitaan ng labis na puot na halos makapagpadilim sa anyo nito. Ilang sandali pa iinom nitong muli ang laman ng kupita. Napailing na lang si Samuel sa nakikita sa kaibigan. Nakikita nitong talim sa mga mata ng binata. Ang ipinagtataka lang nito ay kung bakit nakikita rin niya. Ang ganun ding damdamin sa magandang mukha ni Divina. Kaninang sinundo nitong dalaga at inahatid kay Lorenzo Villa. Naroon pa rin si Divina sa terasa, nakatunghay sa karagatan, sa kalangitan na malapit ng magdilim. Muntik na siyang mapalundag mula sa kanyang likuran na karinig siya ng pagtikim. Kasabay noon ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso, marahan siyang bumaling paharap, pigil ang hininga. Hindi sapat ang sabihing pinalamigan siya ng buong katawan na mapagsinong lalaking kaharap. Si Benedict, nagtataglay pa rin ito ng motoridad na anyo, ang matiim na pagtitig ng abuhin nitong mga mata. Taglay pa rin itong kakaibang charm. Very handsome and sexy. She felt antipathy towards him. Pero bakit sa kabila pa rin noon ay minadarama siyang kakaiba para dito? No, imposible. Inihanda na niyang kanyang sarili sa muli nilang pagkikita. At hindi kasaling anumang damdamin na darama niya para dito ngayon. Bakit nais niya itong lapitan, yakapin at muling madamang init ng mga halik nito?
Labis na tinutulan yun ni Divina, pilit na sinasabing wala na siyang damdamin para sa lalaking yun. Ngunit sa isang bahagi ng puso niya ang pagtanggap sa isiping yun. Nainip ka ba sa paghihintay sa akin? Mahinang tanong ni Benedict, ngunit hindi maikakailang diin ang binitawang salita na siya namang lihim na nakapagpataas ng kilay ng dalaga. I'm bored to death, pero hindi dahil sa paghihintay sa'yo. Matari na sagot niya. Naguguluhan siya sa pinapakitang reaksyon ni Benedict. Sa mga mata nitong animoy naglalabas ng apoy habang matalim na nakatitik sa kanya, na para bang may nais na iparating. How are you? Did you miss me? Pinagmasdan ni Benedict ang dalaga mula ulo hanggang paa. Heavens, there was only one woman he missed so badly. At ngayon iabot kami na lang niya. Nais niya itong hawakan, ang muling maikulong sa kanyang mga bisig. Pakiramdam ni Benedict hindi na niya kakayanin pang muli itong mawala sa kanya. What was there to be missed? Hindi ka naman naging ganong kahalaga sa akin tulad ng inaakala mo. Nilangkapan niyo ni Divina ng kaunting iritasyon. But none of what she said was true. Nagimbal siya, napakabilis ng pangyayari. Kanina lamang inapakalayo ng kanilang agwat ni Benedict. Subalit ngayon ay halos magdikit ng kanilang mga katawan. Marinitong hawak ang magkabila niyang braso. What a crucial decision. But if you think you can escape from me, that easy, you're wrong. Dead wrong. Nagbabagang mga mata nitong nakatitik sa dalaga. Don't play games dahil alam na alam mo kung anong punot dulo ng lahat ng ito, Benedict Montero Lorenzo. Makahulugang sabi niya, sadya niyang diniina ng pagkakasabi sa pangalan nito. Hindi siya makagalaw dahil natatakot siyang mahulog. Nakatalikod siya sa mababang balustre ng terasa. Anumang sandali kong nanaisin ni Benedict ay maaari siya nitong ihulog mula sa kanilang kinatatayuan. Naramdaman ni Divina ang bahagyang pagluwag ng pagkakahawak nito. Nakita rin niyang paglambot ng anyo ng binata, ngunit saglit lang iyon. Bakit mo ko iniwan? Ganun lang ba kadali sa iyong lahat? I don't know what you're doing this at. Kung anong gusto mong palabasin, but fine. Sasagutin kong tanong mo. Nakailan man hindi kita nagawang mahalin dahil... I don't believe you. Putol nito sa iba pang sasabihin ni Divina. I want to know the truth. Gusto kong marinig ang paliwanag mo. Natigilan si Divina. Ano ang gusto nitong palabasin na wala itong alam sa kung anong tunay niyang dahilan sa pakikipaghiwalay dito? Totoo, she never intended for him to know. Pero hindi nangangahulugan na wala itong nalalaman. Cut it out, Benedict. Where's that sensible man? Huwag ka na magkunwari na wala kang alam dahil hindi ako maniniwala. Sinabi niya yun sa nakakabagot na paraan. Nang araw na nakita niya si Benedict at si Monina sa hardin, yun din ang araw na nakipaghiwalay siya sa binata. Wala siyang sinabi o pinahalata man lang tungkol sa kanyang nasaksihan. Sinikap niyang magpakahinahon habang humahabi ng isang kasinungalingan para lamang makipaghiwalay mula dito. Naniwala si Benedict na ang tangi lang niyang dahilan ay hindi to kailanman minahal, na nagkabalikan na sila ng dati niyang nobyong si Mike. Tanging kay Monina lang niya sinabi ang tungkol sa kanyang nakita at narinig, bagamat hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag, hanggang sa tuluyan na nga siyang lumayo. Ano ba? Take your hands off me. Nasasaktan na ako. Sinikap niyang makakawala sa pagkakahawak ni Benedict. Ngunit, lubha itong malakas kaysa sa kanya. Nagpunta ako dito para magpakasal sa'yo. Dahil, yun lang ang paraan para muling maibalik sa amin ang turquoise. At hindi upang makipag-usap sa'yo tungkol sa mga bagay na wala namang kakwenta-kwentan tulad nito. Pasigaw niyang sabi. Natatakot sa pamilyar na damdaming unti-unting nabubuhay. Dahil sa pagkakalapit nilang iyon ni Benedict. Damn! Galit na galit si Benedict. But at the same time, he wanted to touch her. He pulled her roughly against him. At walang babalang inangkin itong mapupulang labi ng dalaga. Ang mga halik nito ay marahas. Nagpaparusa. Samantalang pilit na iniiwas ni Divina ang mga labi sa mapagpaparusang halik ni Benedict ay naghari naman sa kanyang iba't ibang uri ng damdamin. Nang bitawan mo, yun lang ang lubusan ang naangkin ni Benedict ang labi niya, nang ibuka niyang labi upang magprotesta. Naramdaman niyang pag-iiba ng halik nito. It was light and teasing. Humingi yun ang katugon. Nagahanap, damang-dama niya ang mainit na katawan ni Benedict na animo ay inaapoy ng matinding lagnat. Nalalanghap din niya ang mabining amoy na alkohol sa hininga nito. Ang mahigpit na yakap sa kanya ni Benedict na kay tagal din pala niyang lihim na pinangarap. Nagsisimula na maglakbay ang mga kamay nito. Nagsisimula na siyang madarang sa mumunting apoy na pilit nitong sinisindihan. Pakaramdam niya hindi na niya makakaya pang pigilan ang matinding damdaming iyon na pilit na kumakawala.
Damdaming pilit niyang sinisikil at inakalang matagal na naglaho. Tinutugon na ni Divina ang nakakadarang nitong mga halik, kusa na rin yumakap ang dalawa niyang kamay sa binata. Para siyang isang tuyong sanga na nahulog sa ilog at walang kakayahan na kumilos kung hindi ang magpatianod sa malakas na agos ng tubig. Naramdaman niya ang paglapat ng kanyang likod sa malamig na sahig at ang mabigat na katawan ni Benedict na nakadaga na pala sa malambot niyang katawan. Pinaliliguan siya nito ng halik sa muka. Pagbaba sa kanyang leeg, kasabay noon ang pagdaop na nagliliyab nitong kamay sa isa sa kaumbukan ng kanyang dibdib. Napaigtad si Divina nang maramdaman ang malamig na hangin na dumadampi sa dibdib niya. Natanggal na pala ni Benedict ang suit niyang blusa. Ganon din ang panloob niya nang hindi man lang yan namamalayan. Dinamayan ang kamay ng binata, paulit-ulit, mariin siyang napapikit. Kasabay ng mahinang pagdaing na angkinin ang mainit na labi nito ang dibdib niya. Ang mga kamay niya ay naiyakap niya sa ulo ni Benedict, muli siyang napaigtad, nang dumunggol-dunggol ang dila nito sa tuktok na mayaman niyang dibdib. Bago buong kasabikan muli yung inangkin na labi nito, nanginginig ang buo niyang katawan, pakaramdam niya ay pinanghihinaan siya dulot ng sensasyong pinadarama sa kanya ni Benedict. Tuluyan na nagdilim ang kinaroroonan nila, sikat ng buwan ang tanging nagsisilbing liwanag sa kadiliman ng gabi. Buhat sa pagkakadaga nito sa kanya, ay daman niya ang kaumbukan nito sa loob ng suot nitong jeans. Tulad din niya, hindi lang yun ang nais nito, higit pa roon. Damang-dama niya ang matinding pangangailangan nito sa kanya bilang lalaki. "Dam, I need you. I have always longed to touch you like this." Mahinang bulong ni Benedict sa paos na tinig, marahan itong dinadama ang pangibabang bahagi ng katawan ng dalaga. Subalit sapat na kay Divina ang mga narinig para matauhan. Sa isang kisap mata, animoy nagising siya mula sa isang malalim na pagkakahimbing. Napalis ang init na kanina lamang ay bumabalot at tumutupok sa buo niyang pagkatao. "No!" Ubod lakas na tinulak niya si Benedict palayo sa kanya at isang malakas na sampal ang kaagad na pinadapo niya sa pisngi nito na hindi nito naiwasan. Hindi nito inaasahan ang ginawa niyang iyon. Kitang-kita niya sa mukha nito kung paano ito natigilan sa ginawa niya. Agad na isinuot ni Divina ang naalis na blouse. Hindi pa man niya ito lubusang naiayos ay may pagmamadali at walang lingon-lingon niyang iniwan si Benedict at nagtaloy sa silid na inilaan para sa kanya. Huli na lang makabawi si Benedict buhat sa pagkabigla. Wala na sa paningin nito ang dalaga. Marahas niyang ginama ang pisngi na sinampal ni Divina. Nakapaloob sa kanyang hindi maipaliwanag na damdamin. Bakalipas ng ilang sandali isang malakas na tawang pinakawalan niya. Kung para saan itangin siya lamang ang nakakaalam. Pinatawag siya ni Benedict, nakahanda na raw ang hapagkainan para sa hapunan. Ayaw na muna sana niya itong makita dahil sa insidenteng na magitan sa kanila. Ngunit naisip niya na baka isipin itong masyado siyang naapektuhan sa nangyari sa kanila kung kaya ayaw niya itong harapin. At yun ang ayaw niyang mangyari. Gustong mainis ni Divina sa paraan ng pagkakangiti ni Benedict nang bumaba siya sa dining room. Ewan niya pero parang nakakaloko to kung tumiti. Parang may kakaibang pinapahiwatig sa kanyang ngiting iyon ng binata. Although mas nais na niya ang ganong pakikitungo nito kaysa makita sa abuhin nitong mga mata, ang labis na talim sa tuwing titingin siya nito. "It's been such a long time since we've been together, hindi ba Dev?" Simula ni Benedict. At isang malamig na sulyap lang ang tinugon ni Divina. Kapansin-pansin na napakaraming pagkain na kahanda gayong kung tutuusin ay silang dalawa lang naman ang kumakain. Nakaupo sila sa tig-isang dulo ng mahabang mesa na may 14 na kataong maaring dumulog. "I hope it's not too late para muli tayong maging magkaibigan." Nasa labi nitong isang simpatikong ngiti, otomatikong nag-angat ng paningin si Divina. "Not anymore." Muli siyang nagbawi ng paningin. "And why not? After all, you will be my future wife." Wala nang mababakas na galit sa gwapo nitong mukha. "As I have told you, Benedict, magpapakasal ako sa'yo dahil yun lang ang tanging paraan." Saglit niya itong tinapunan ng tingin. Hindi nakita ni Divina ang saglit na pagdidilim na mukha ng binata. "Is that so? Yun lang bang dahilan kung bakit tinatanggap mo ang alok ko? Masarap ang pagkain na naroon." Subalit sa tinatakbo ng kanilang pag-uusap ay hindi niya maiwasan ang hindi mawala ng gana. Marahan niyang binitawan ng hawak na kubyertos bilang tanda ng pag-ayaw. Pagkaway binalingan ng binata, "You're the one who made the plan, remember?" May pagkairitang sabi niya, tumangutango si Benedict bilang pagtanggap sa sinabi niya. "Pero maaari kang tumanggi kung talagang hindi mo gusto. Walang makakapilit sa'yo. I had no choice kung hindi ang patulan sa question mo dahil wala kami sapat na halagang maibabayad sa inyo.
at ang pagpapakasal ko sa'yo ang tanging solusyon para muling may balik sa amin ang turquoise nang walang kahirap-hirap. Nangiinis na sabi niya. Lihim siyang nangiti nang makitang matatalim na titig nito sa kanya. Ngunit saglit lang yun. Now tell me, what do you have in mind? What is your purpose this time? Makahulog ang tanong ni Divina. Isang kibit balikat lang sinagot ni Benedict. Naroon ang makahulog ang ngiti bago walang anumang pinagpatuloy ang pagkain. Wari ba'y hindi alintan ang kakaibang talim sa titig na ipinupukol ng dalaga? Dahil nakatunang ng pansin ng binata sa kinakain, malay na pagmasdan ni Divina ang mukha nito. Nang matuon ang paningin niya sa abuhin nitong mga mata, agad niyang naalala kung saan pa niya yun nakita. Walang duda kay Rafael na dating nobyo ni Monina na sinasabi ng huli na kapatid ni Benedict. Tuluyan ang napalis ang pagdududa niya sa tunay na kaugnayan ni Rafael kay Benedict. Naguhumiyaw na yon sa kanya. By the way, we are celebrating an eventful occasion. Sabay tingin ito sa natigilang dalaga, napakurap-kurap ang mga mata ni Divina na magtamang kanilang paningin. Huling-huli siya nito na nakatitik sa mukha nito, agad siyang nagbawi ng paningin. What occasion? Patay-mali siyang tanong niya, tinunang tingin sa isang bagay na naroon. Our substantial agreement. Sa loob ng 3 araw, idaraos ang ating kasal. Isang simpleng civil wedding dito sa loob ng villa. Seems like everything is failing into the right places. Nang insultong sabi niya, sa nakikita ko'y pinlano mong lahat ito. In a way, yes. And I'll be expecting your sensibility. Totoo nga na ako responsable sa lahat ng ito. Pero gusto kong ipaalala sa'yo na ikaw may kailangan sa akin at hindi ako. So I'm hoping na magiging mabait ka sa akin, sa ayaw at sa gusto mo. No, matigas na sabi ni Divina. I'm sorry but I can't promise to please you. Hindi ko yun magagawa. Then I'll quit. Tapos ang usapan, kalimutan mo ng kasal. Maaaring mo na rin lisanin ang islang ito, anumang oras mo naisin. Yun lang at tumayo na si Benedict para iwan siya. Lihim na nagpanik ang kalooban ni Divina. Nangangahulugan niyo na tuluyan ang mawawala sa kanilang turquoise kung tuluyan siyang magmamatigas. Kung ano man ang nais na laro ni Benedict, kailangan niya makipaglaro dito. Wait, pigil niya nang unti-unti nang lumakad palayo ang binata. Okay, you win. Mahinang sabi niya bilang tanda ng pagsuko. Huminto sa paglalakad si Benedict, napangiti ito sa narinig. Ngiti ng tagumpay. Bumalik ito at muling naupo. You've been very quiet, which is very unusual sa Divina na kilala ko. What was happened to you, Dev? Now you're suddenly like a stranger. Titig na titig sa mga mata niya sa Benedict nang matapos silang kumain at nagaya ito na magtungo sila sa isang bahagi ng villa. Kung saan malaya nilang nadarama ang malamig na simoy ng panggabing hangin, doon ay tanaw nilang karagatan na nagtatanglawan ng malamlam na liwanag ng buwan. Magkaharap sila ni Benedict na nakaupo sa pang-isahang bangkong nara na nauukitan ng magandang disenyo na sa pagitan nilang isang hindi kalakihang kwadwaradong lamisita. Sa tingin ni Divina ay antigo ang kasangkapang iyon. Napakalaki ng pinagbago mo, Dev. Maliban sa mas lalo kang naging maganda sa paningin ko. Hindi maunawa ni Divina kung bakit bigla-bigla'y bumilis ang pintig ng kanyang puso sa simpleng komentong iyon ng binata. Para bang saglit na lumundag ang puso niya sa kinalalagyan nito. You're leaving our love behind. And I could even hint a trace of hatred every time na tinititigan mo ko. Why? Sa lubong ang kilay na tanong nito, may talimang tingin pinukol niya kay Benedict. Wari ba'y naglalabas yun na naglalagablab na apoy na anumang oras ay nakahandang tumupok sa binata. Have you tried speaking to your senses, Benedict? Balik tanong niya. Ang kapal ng mukha mo na tanongin ako ng ganyan. Kailanman wala akong tinalikuran dahil wala namang pag-ibig na magitan sa atin. What does that mean? Nothing. It's just that I hope you won't always take notice. Kung ano man ang mga bagay-bagay na nagbago sa akin, lalo ng pag-uusapan sa mga bagay na wala namang anumang halaga. Matabang na tugon niya. And why? Aren't you going to say something aside from that? Gusto ko na magpahinga. Sabay tayo niya. Mabilis siyang kumilos sa tinalikuran ng binata. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, ay naramdaman niyang malabakal itong mga kamay na nakapagpahinto sa kanya sa paglalakad at muling nakapagpaharap sa kanya rito. Not until we're finished. Aan ito sa pinakamautoridad nitong tinig, nakatayo na rin ito malapit sa dalaga. What are you trying to let out, Benedict? Bakit kailangan mo pang ulit-uliting sabihin sa akin ang mga bagay na matagal nang tapos? Because I was so confused, I don't know any possible reason for you to get angry. But it was so obvious. All these years, hindi ko pa rin matanggap sa sarili ko.
na hindi kita nagawang turuang mahalin ako, na nagawa mo kong talikuran ng ganun na lang, na hindi mo maisakatuparan na gamitin ako laban sa paghihiganti sa kawawa kong kapatid. And I pity myself for falling in love with you. Pipinghiyaw ng puso't isipan niya, yun din mang dahilan kung bakit ang pagpapakasal kong hinihingi mo kapalit sa malaking pagkakautang namin sa inyo. Ang nasa isip niya ay upang maipagpatuloy nitong paghihiganti na wala namang sapat na batayan. Ngunit ibang pagkakaunawa ni Benedict, tumangutango ito. Mas lalo namang naliit ang mga mata ni Divina sa tinitimping galit. You did that on purpose para maituloy mo mga bagay na hindi mo na isakatuparan. Nanguusig na pahayag ni Divina, kasabay sa pagkawala niya sa pagkakahawak nito, isang matabang na ngiti ang sumilay sa labi ni Benedict. But still, it seems so cold, so heartless. Para sa kanya ay isa na naman yung palaisipan, isa na kailangan niyang malaman. Pinagmustang mabuti ni Benedict ang magandang mukha ni Divina, mukhang kahit minsan hindi nawaglit sa gunita nito. How could he ever let her go for the second time? Hindi na nito kakayanin pang muling mawala siya sa buhay nito. Don't you find me attractive enough para magawa mong mahalin? Mahina subalit hindi may kakaling otoridad sa tinig nito. Minahal kita, Benedict. Patuloy na mamahalin kahit ito pang pinakamalaking kasalanan. Yun ang nais niyang isigaw dito. Hindi sa isang tulad mo. Sa halip ay si Wallet niya. Isang malaking kasinungalingan. Kahit minsan ba hindi mo ko naisip? Hindi kahit minsan. Naramdaman niyang unti-unting paglapit ni Benedict na nagdulot ng malaking tensyon sa buo niyang pagkatao. Kahit isang saglit, nasa labi nito mapanukso ngiti. Isang malalim na paghinga ang ginawa niya. Hindi kahit isang saglit, napahawak ang dalawa niyang kamay sa matigas na masas nito sa dibdib ng tuluyan na itong makalapit sa kanya. Ginawaran siya nito ng mabilis na halik. With that kiss, one simple kiss, pakaramdam niya unti-unting tinutunaw ni Benedict ang katigasan ng kanyang kalooban and how spontaneously did her body respond to him. Wala siyang madamang pagtutol ng mga sandaling iyon katulad ng darama niya sa tuwing ganun sila ka-close. Ilang sandali pa'y kusa ng yumakap ang dalawa niyang mga kamay. Tinutugon ng mainit ng mga halik. His breath was hot and sweet on her lips. Paano pa niyang magagawang masuklam sa lalaking ito gayong sa pamamagitan lang ng halik nito? Ay nagagawa niyang kalimutan ang lahat, lahat ng sakit. Hapdi at kirot na dinudulot nito, she felt a flash of heat. Habang tumatagal ang halik na yon, hindi man niya lubusang aminin sa sarili kay tagal niyang pinangarap na muling maulit ang sandaling iyon. Ang muling madama ang mahiwagang damdaming iyon para kay Benedict. At ngayon ay naguhumiyaw sa kanyang katotohanan na narod pa rin ang masiding damdaming iyon. Pagmamahal na dati pilit niyang sinasantabi. But now she never wanted it to end, kahit na muli pa siyang masaktan. Benedict had no intention of letting that happen. He wasn't about to let her go. So soon, ngunit hindi niya napigilan ang damdamin na hagkan nito. It only felt so much stronger than ever. But it was the very same feeling. Kay Divina lang niya nadaramang matinding damdamin iyon. Nagagawa nitong pukawin ng kalitlitang bahagi ng kanyang pagkatao. Ani mo isa itong karamdaman na dumapo sa kanya? Karamdamang wala ng iba pang lunas. Karamdamang dadalhin niya hanggang sa kanyang pagpanaw. What does that look supposed to mean? Mahinang usa ni Divina makalipas ang matagal, marubdob at maring halik na yon. Agad niyang napansin ang kakaibang titik sa kanya nito. You're the most beautiful woman I've ever seen, Dev. The only one who drive me like crazy. You still take my breath away. Mahina't halos hindi umabot sa pandinig ni Divina ang mga salitang iyon. Naroon na naman ang kakaibang pintig ng kanyang puso, waring tinatambol sa sobrang lakas. Pakaramdam niya'y pinalalamigan siya ng buong katawan, mula ulo hanggang paa. Ibang sinasabi ng labi mo sa pinadarama mo, makahulog ang sabi nito. How can I forget you when you've given me so much to remember? Bakit hindi ko magawang kalimutan ka? Ang lahat ng may kaugnayan sa'yo, ang sandaling naging akin ka. What is happening to me, Dev? Bakit kailangan kong madamang lahat ng ito para sa'yo? Kinalong ng dalawang palad ni Benedict ang magandang mukha ni Divina bago siya mabilis na ginawaran ng halik sa labi. Saglit lang yun. Hindi kaya sinasabi mo lang sa akin ang lahat ng ito only because hindi niya magawang ituloy yung sasabihin. Sinikap niyang pigilan ang damdamin. Ayaw niya magpadala dito. Only because of what? Na gusto lamang kitang angkinin? Gimbal si Divina sa sinabi niya ni Benedict. Hindi niya magawang magsalita. Yun mismo ang nais niya sabihin.
Pakiramdam niya'y tinakasan siya ng dugo sa buong katawan. Damn, stop thinking like that. Paano mong naisip ang bagay na yun? Binitawan siya nito. Ang sumunod ay ang pagrehistro ng kakaibang damdamin sa mukha nito. Galit, how can you be so sure na yun ang nasa isip ko? Pagkakaila niya, sinabi niya yun sa mahinang pamamaraan. I can see it in your eyes. Hindi ka maaaring magkaila sa akin. Marahas nitong binihag ang makabila niyang braso, Mariin. Pakiramdam ni Divina yung unti-unting nadudurog ang mga braso niyang hawak nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakadama siya ng matinding takot. Takot na kumpara sa pinakikitang galit ni Benedict kay hindi niya matiyak. Ganun ba ako ka-transparent sa paningin mo? Kung kaya nagagawa mong basahin ang nilalaman ng isip ko. Nagawa niya yung sabihin sa kabila ng tensyang bumabalit sa kanya. As a matter of fact, no, you're not easy to read. But I just want you to know that I could have more of those quiet and intimate moments na hindi ko na kinakailangan pang nilangin ka. Kahit sa mga oras na to, maaari kitang angkinin ng walang pagtutol na nagmumula sa'yo. Right there and then. Pakiramdam niya unti-unti siyang natutunaw sa paraan ng pagtitingin na iginagawad sa kanya ni Benedict. Waring lumalagos iyon hanggang sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao. Sumisigil sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tama si Benedict, maaari siyang itong angkinin ng walang pagtutol na nagmumula sa kanya. Naguhumiyaw ang katotohanan yun. I'll be compelled to do that thing to you. With no second thoughts, for sure. So watch out, babe. Yun lang at iniwan na siya nito, nalulumang muling naupo si Divina. Nainis siya kay Benedict, but at the same time, she wanted him. Ngunit higit sa galit ang nadarama niya para sa kanyang sarili. Dahil sa kabila pala ng lahat, ipatuloy pa rin niya itong minamahal. She loved him so much to feel no pain for him. Kung hanggang kailan, kung paano niya matatagalan ng ganitong sitwasyon. Sa piling ni Benedict, hindi niya alam o ungat maayos ng pakikitungo nila sa isa't isa. Nawala ng pagtatalo sa pagitan nila, ngunit naguguluhan pa rin siya sa tunay nitong layunin sa kanya. Somehow ay nais niya magtanong, ngunit hindi niya nagawa. Sa kabila nun, iisa lang ang natitiyak niya, kung hindi sa puso niya isisipan pa sariwang sakit ng kalooban na pinagdadaanan niya nang dahil dito. Do you know the real reason why people come to the seashore? Formal na tanong ni Benedict. Bahagya pa ditong sinulupan ng katabing asawa. Magkaagapay silang naglalakad ni Benedict sa tabing dagat. Katatapos lang nilang kumain ng hapunan. To smell the ocean? To taste the crystalline water? Pabirong sagot niya bagamat hindi niya ito nilingon. Hindi nalingid sa pandinig niya ang mahinang halakhak nito kung kaya minabuti niyang tapunan ito ng tingin. Come on, Dev. I'm talking about something much simpler. Giniya siya nito papunta sa mga naglalakihang mga bato na sinasalpok ng malalakas na alon. Magkaharap silang naupo doon. How about walking along the beach? Tanong ni Divina makalipas ang ilang sandali. Well, that's much better than smelling the ocean. Maaari din naman nating sabihin to get lost in time or to find their own perspective in the stream of things. You're certainly philosophical this morning, Benedict. Kanina ko pa napapansin mula pa kanina sa villa. Naninibago kasi siya sa kinikilos ng asawa. Para bang natural na natural, hindi katulad ng pakikitungo nito sa kanya noong nagdaraang mga araw. Nauungat kinakausap siya nito. Nagpapahayag ng mga malalambing na salita pero malamig. Para bang may kung anong damdamin tong pilit na pinipigilan. I just took notice. Pagbibigay katuwiran nito, nothing to eat. Fine, that is your opinion, and I won't contest that. Nagbawi siya ng paningin, tinuon yon sa maalong tubig. Ayaw na niyang tumitik sa mukha ni Benedict, baka masani na naman siya at hanap-hanapin yun ang paningin niya. Hindi alam ni Davina kung hanggang kailan niya makakayang pigilan ang tunay na damdamin para sa lalaking ito sa kanyang asawa. Ang akala niya ganun lamang kadali ang lahat na magagawa niyang gampanan ng obligasyon bilang mabuting may bahay nito na walang damdamin na kasangkot. Na magagawa niya ignorahin ang damdamin para sa asawa dahil tinuturing niyang matapang ang sarili. Na nakahanda siya sa anumang pagsubok na maaring suungin dahil maraming pasakit na siyang napagdaanan. But she was absolutely wrong. Hindi pala siya ganoon katapang tulad ng kanyang inaasahan. Dahil ang totoo pala ay mahina pa rin siya. Hindi niya magawang pigilan ang paghulagpos ng tunay niyang damdamin para sa asawa. Mahina siya tulad sa ibang batang paslit na nangangailangan ng paggabay ng kanilang mga magulang. The tension within her was even worse than ever.
Are you still with me, Dev? Is there something wrong? Something bothering you? Ha? Kumurap-kurap ang mga mata niya nang muling marinig ang tinig ni Benedict. Hindi niya matiyak kung anong mga salitang binitawan nito. I hate repeating myself, but not at this point in time. Ang sabi ko, kung may problema ka ba? Yes, she cleared her throat. When her voice came out, do you want to talk about it? Mahinang tanong nito moments later. Nagkatubili siya kung dapat nga ba niyang sabihin dito ang totoo. Ewan ko, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Animo wala sa loob na sabi ni Divina. Naramdaman niyang mainit itong palad na dumapo sa isang kamay niya. About what? Or should I say who? Bahagyan itong pinisilang palad ng asawa. Sinabi ni Benedict in a soft but conceited voice. Please Benedict, I can't tell you exactly how I feel. Nais niyang ipaunawa dito na hindi ganon kadali ang lahat. But I insist, I'm your husband and absolutely willing to listen. Buong pampumuno na determinasyong sabi ni Benedict, this is too much, I don't have to tell you. Nilangkap pa niya yun ang pagkairita, mapanuri ang tinging pinukul sa kanya ni Benedict. Para bang pilit nitong inaalam kung anong tunay niyang saloobin at nakapagbibigay yun ng tensyon. But you should say it, I should know. Asawa mo ako at karapatan kong malaman kung ano man ang gumugulo sa'yo. Divina took a deep breath. Okay, I just want to know a lot of things from you. Katulad ng ano, napapantastik ko ang tanong nito. Katulad ng kung ano ba talaga ang tunay mong dahilan sa pagpapakasal sa akin. Because I wanna grow old with you. Is that reason enough para masagot ang mga katanungan mo? Unfortunately, no. Maybe there's a few specific reason na mas kailangan ko pang malaman. Tinangka niyang alisin ang kamay na hawak nito, ngunit nabigul lang siya. Binitawan lang yun ni Benedict matapos nitong gawaran ng mumunting halik ang dulo ng kanyang mga daliri. My need for you is rapidly going beyond sex, my wife. Yun ang palagi mong tatandaan. Really? Kaya ba hindi mo malang tinatangkang ang kinin ako? Huli ng mapagtanto niyang binitawang salita. Para bang sinusumbat niya rito ang bagay na yon. Kung bakit hindi siya nito inaangkin na para bang gusto niyang may mangyari sa pagitan nila ni Benedict. Kakaramdam ni Divina, bumaon ang mga paa niya sa kinatutuntungan na bato dahil sa pagkapahiya. Nang makita ang pagsilay ng ngiti sa labi ng asawa, I shall bide my time. Kumbaga, hindi pa dapat but I really want to hold you in my arms, to touch you, to feel you. Pakaramdam ko nga nababaliw ako isipin ko lang na nandun tayo at magkasama sa silid ko. Sharing my bed. Huminto ito para tumawa. It was a soft, gentle laughter. Alam mo bang kinakailangan ko pang uminom ng sleeping pills every night para lang makatulog ako ng maayos? Hindi niya tiyak kung nagsasabi nga ito ng totoo pero talagang nabigla siya sa narinig. Kaya ba ganun na lang kapayapa ito kapag natutulog? Kaya ba parang walang anuman dito mga gabi magkatabi sila sa pagtulog? Ngunit sinarili na lang niya ang mga katanungang naglalaro sa isip niya. You hurt me so much, Dev, to the point na gusto ko nang sumuko. Nang sabihin mo sa akin na it's over na, ang lahat ay walang halaga, and all because of that damn bastard, pakaramdam ko'y day ko pang sinaksak at nalagutan ng hininga ng mga sandali ring yon. Baka sa mukha nitong katapangan sa mga binitawang salita, ang latay na dulot ng mga katagang iyon, Divina was powerless to speak for herself. Bigla-biglay na walang siya nakakayahang magsalita. From that very moment, I try to get away from your memories. Sinabi kong maraming mga babae na maaaring pumalit sa'yo. But I was very weak to control it. Hindi ko nagawang kalimutan ka. Hindi ko matanggap ng lahat na namagitan sa atin ay baliwalang lahat sa'yo. Last, Benedict. Sa wakas ay nagawa niya sabihin, yun ang tamang salita sa mga namagitan sa atin. Pure last, no more, no less. Ngunit hindi na sinasabi ng puso at isip niya. Marin yung tinatanggi. No, whenever we touch, the magnetic powers between us were spontaneous. At alam mo yan, ang nakaraan sa ating dalawa hindi lamang punong pagnanasa. May kasama yung damdamin. Are you insane? Tumayo siya at bahagyang lumayo dito. As a matter of fact, yes. I'm glad you know that. I'm crazy, crazy for you. Can't you see? Nakatayo na rin ito sa harapan ni Divina. Matagal itong naghihintay na kasagutan mula sa asawa. Subalit walang salitang namutawi sa labi niya. Nang malaman ko sa papa ang tungkol sa turquoise, ay saka lamang ako muling nabuhayan ng loob. After all those years of pain and heartache, hindi maunawaan ni Divina kung anong dapat na maramdaman.
ang lahat ng mga sinabi ni Benedict ay tumimo hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang bawat kataga ay nagdudulot sa kanyang lalamunan ng mumunting bara. He stared at her for a few long seconds bago nito kinuha ang dalawa niyang kamay. Tinaas yun sa pagitan ng kanilang mga dibdib. I love you, Dev. I always did. It is something that will last forever. Kailan naman hindi ako tumigil na mahalin ka? He whispered brokenly. Halos hindi na yun umabot sa pandinig ni Devina. Damang-dama niyang paglundag ng kanyang puso. Ang mga katagang yun ang kaitagan na niyang pinapangarap na marinig mula sa lalaking buong puso niyang iniibig. Subalit hindi siya lubos na makadama ng kaligayahan. Naroon sa isang bahagi ng isip niya ang labis na pagtutol na nagsasabing hindi siya dapat na magtiwalang muli kay Benedict. Dahil nangangahulugan lamang yun na muli siyang aas at masasaktan. I don't believe you. Hindi ako naniniwala na magagawa mong mahalin ako. Umatras siya sa pag-aakalang magagawa niyang makalayo dito. Nalimutan niyang mga kamay niya ay hawak pa rin ito. I wouldn't marry you if I didn't love you. Umiling-iling siya. Don't make fun of me, Benedict. Paano mo magagawang mahalin ang kapatid ng babaeng pinagbintangan mong responsable sa maagang pagkamatay ng nag-iisa mong kapatid na si Rafael? I was not born yesterday. Natigilan si Benedict, nahulog sa malalim na pag-iisip. Unti-unting lumilinaw na dito ang lahat. Alam ko naman na ginawa mo lang lahat ng ito dahil gusto mong makapagiganti kay Monina. At dahil hindi ka nagtagumpay sa una mong balak, pinakasalan mo ako dahil alam mong hindi ko magagawang tumanggi dahil sa sitwasyong kinasangkutan ng papa ko. Tuluyan ang nabuong hinala sa isip ni Benedict. Hinalang kahit minsan hindi naglaro sa isipan ito. At kaya ka nakipaghiwalay sa akin ay dahil sa paniniwala mong yan. Hindi dahil sa ano paman. But of course, very authentic naman siguro nakita at narinig ko ng araw na yon sa hardin habang magkausap kayo ni Monina. Sinabi niya yun without telling herself to think twice. Ngunit huli na, malinaw ng lahat kay Benedict. I just want to know one thing from you, Dev. Sinabi yun ni Benedict as they stared at each other. Hindi mo malang ba ako nagawang mahalin kahit minsan? Kahit kailan? Please tell me, I want an honest answer. Pakiramdam niya hindi niya magawang huminga. Kung dahil sa malakas na hangin sumasalpok sa mukha niya o dahil sa nararamdaman niyang paninikip ng lalamunan na hindi niya tiyak. Para bang nasa harapan siya ng dalawang makikitid na tulay, mga tulay na kinakailangan niyang daanan upang makarating sa patutunguhan. Ngunit kailangan niyang pumili ng tamang daan. Para bang ito sa matter of life and death, pero nang pipiliin niya ang dikta ng kanyang isip o ang sinisigaw ng kanyang puso. Please let me know. Nagsusumamong sabi nito. I love you as much as you did. Kung saan siya kumuha ng lakas para isiwalat ang nadarama niya ay hindi niya alam. Hindi umaapo ang kaligayahan sa puso ni Benedict. Hindi nito yun kayang ipaliwanag. Naramdaman ni Devine ang mahigpit na paghapit nito. Nasa bewang na pala niya ang mga bisig nito. Ang sumunod ay ang paglapat ng labi nito sa labi niya. Isang mainit na halik, marubdob, subalit walang halong pagmamadali. Halik na punong-puno ng panarabik at pagsuyo. Halik na umaapaw sa pagmamahal. She had let him kiss her. Tinanggap at tinugon niya ang halik na yon ng buong pagmamahal. Hindi na siya nakatutol ng pangkuin siya ni Benedict pabalik sa loob ng villa. I never thought I could have you in my arms like this again, Dev. Alam mo ba kay tagal kong hinintay ang pagkakataong tulad nito? Muli siya nitong kinulong sa matitipuno na itong bisig. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mas mahigpit. Well, I won't pretend na hindi rin yun ang nararamdaman ko sa pagkakataong ito. His eyes were warm as they look at her lips na parabang nais nitong muli yung angkinin. We both knew we could never be platonic to each other for a long time. Ngayon pa na malinaw na sa atin ang lahat. Sabi ni Benedict in a soft voice. And you cannot blame me for my distrust of you. Pinagkaila mo sa akin ang tunay mong pagkatao maging ang kaugnayan mo kay Rafael Lorenzo. Bahagya siyang kumawala sa mga yakap nito. Lumayo. Wow, somehow this sounds like a battle again between you and me. Totoong ang kapatid mong siyang sinisisik at responsable sa maagang pagkamatay ni Rafael. Pero kinalimutan kong lahat ng yun mula nang makilala kita. At yun ang hindi mapaniwalaan ni Monina. Pilit niyang iginiit na ginamit lamang kita. She was the light smile on his lips. Noong una hindi mapaniwalaan ni Devina na muli siyang nagkamali sa pagkakataong iyon. Subalit yun ang totoo. Never did I intended to get your attention in the first place. Lalo nang malaman kong kapatid mo si Monina Montevillar. Subalit napakalakas ng epekto mo sa akin.
Corny, but every time I come near you, habang unti-unti kitang nakikilala, unti-unti ka rin napapamahal sa akin to the point na I couldn't imagine living without you. And I've been thinking about you nonstop. Simula lang iwanan mo ko. Your memory is driving me insane. He still held her securely na para bang ayaw na nitong bitawan pa siya. Kung gayon, eh bakit sinabi mong hindi sapat ang mga halik ni Monina? Saglit na nag-isip si Benedict. Dahil hindi sapat ang mga halik niya para magawa kong kalimutan ka. At tanggapin ang maling paniniwala niya. You're everything I wanted in a woman. Para mahalin at makasama for the rest of my life. I love you and that's one thing for sure. Now and forever. Really? Aniya sa tonong naninigurado. Subalit wala yung halong pagdududa. Absolutely. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Just don't look at me with those teasing looks at baka makalimutan kong malapit na sumikat ang araw. Gumapang ang mga kamay nito sa ilalim ng malaking kumot. Dumadama, naghahatid ng init, nanunukso, which sent shivers to her spine. Ilan sandali pa'y nagsimula silang muling sumayaw sa ritmo ng pag-ibig, na tanging sila lamang ang nakakarinig. Pag-ibig na ipinagkait ni Divina nang dahil lamang sa mali niyang paniniwala. Pag-ibig na nawala ng halaga sa loob ng ilang taon, na nawala ng kakayahang maipadama ang tunay na kahulugan. Dapit hapon, malamig ang hangin na dumadampi sa kanilang balat, na mamalas nilang hagupit nun sa bawat pagsalpok sa naglalakihang mga bato. Animoy nag-uunahan ang mga ito na sapitin ng baybayin ng bawat sulok ng islang iyon. Do you still remember our first encounter? Tinitigan siya nito ng may pagsuyo. Magkaagapay silang naglalakad ni Benedict sa puting buhanginan. Magkahawak ang mga kamay. Why do you ask? Tanong niya. Nakibit ito ng balikat ng walang anuman. I just want to know. I mean to remember that particular day. Gusto kong palagi mong maalala ang unang araw na nagbihag mong puso ko. Kumikislap ang mga mata ni Divina. Ano bang pinagsasabi mo? Kunwari ay hindi niya ito maunawaan. Patay mali siya. Ngunit ang totoo ay umaapaw matinding kaligayahan sa puso niya sa kalamang sa unang araw nitong pagkikilala ay nabihag na kaagad niya ang puso nito. You look fabulous ng araw na yon kahit sa simpleng ayos mo. Humarang ito paharap sa kanyang daraanan. And I was overwhelmed with the desire to take you in my arms. Nang mamasdan kang nag-iisa at nakasandal sa puno na para bang mag-isa ka lang sa islang ito. Somehow, isang malaking bahagi ng pagkatao ko nagtulak sa akin na lapitan ka. Magpakilala, to make the story short, you had my attention immediately. Walang babala siya nitong hinapit sa bewang at ginawaran ng halik sa labi. Halik na nagdudulot kay Divina ng kapanatagan ng kalooban, ng walang kapantay na kaligayahan. Mahal na si Benedict noon pa man at ngayon siya naniniwala sa kasabihang, absence makes the heart grow fonder. Dahil higit niya itong minamahal, alam mo bang makailang ulit akong pinanghinaan ng loob bago ko na ipa siyang lapitan ka? I was afraid of decline o baka hindi mo malang ako pansinin. Pagbibigay alam nito na maghiwalay ang mga labi nila, otomatikong natawa siya. Oh please, what makes you think na magagawa ko sa iyong bagay na yon? With your great looks and charm, signature clothes and sense of humor. Walang babaeng makakatanggi sa isang tulad mo. You win people with your candor and humility. You're laughing out loud for the first time since I've met you. And I like it. Parang natural na natural, sabi nito. Baka sa mukhang pagkamangha, animoy noon lang ito nakakita ng isang babaeng tumawa ng malakas. There was a time when I thought I'd never love again. And at ang muling magmahal, agaw nito sa iba pa niya sasabihin. Yes, ang muling mahalin ka. Ikinawit niya ang dalawang kamay sa may batok nito. And now, you give me both. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong iyon ay mas matagal. Kapoy pinadarama nila sa isa't isang sinisigaw ng kanilang mga puso. Tulad ng alimpuyo na naglalakihang mga alon ang masisiding pag-ibig ni na Benedict at Divina para sa isa't isa. Kasing lawak ng kalangitan, kasing lalim ng dagat. Matapos ang tagpong iyon, tinahak nilang daan pabalik sa villa. Matapos makapaligo at makapag-ayos sa sarili. Muling naupo si Benedict sa tabi na natutulog na asawa. Magtutungo siya sa Lorenzo Hotel. May ilang linggo rin siyang namamalagi sa villa. Hindi siya nagpupunta sa hotel at sa iba pang lugar ng kanilang negosyo para tingnan ang mga bagay-bagay doon. Hindi naman sa nag-aalala siya since his company would not fall apart without him. Matatag na yun higit pa sa inaasahan niya. Mahalaga kay Benedict ang bawat oras at sandali.
Subalit ang linggong nagdaan ay ginugol niya sa pinakamamahal niyang asawa. Para sa kanya, ang sandaling kapiling ito ang siyang mahalaga sa lahat. Sinulyo pa niya ang katabing asawa, payapa itong natutulog. She was perfect and special in so many ways. No one could ever take her place sa puso niya at ang iwan si Divina ay napakalayo sa isip niya. Kung maaari nga lamang palagi niya itong nakikita, ngunit marami siyang responsibilidad na kinakailangang gampanan. Isang masuyong halik sa labi ang ginawad ni Benedict sa natutulog pa ring asawa bago na ipa siyang tumayun at lisanin ang silid. Bagamat bago tuluyang makalabas ay meron siyang naaalala. Wala siyang dalang panyo. Gabi pa lang ay inayos na ni Divina ang mga gamit nila na isusuot sa umagang yon. Marahil nakaligtaan ito na ipaglagay siya ng panyo dahil doon hindi na iwasan ni Benedict na malalang ina. Ang mama niya ang siyang personal na mamahala sa mga bagay na may kaugnayan sa kanila ni Rafael mula nung mga bata pa sila at hanggang sa nagbinata sila. Ayaw nitong umasa sa mga maids kung ang pag-uusapan ng dalawang anak. Ultimo sa paghahanda ng kanilang pampaligo ng mga gamit at magiging pag-aayos sa kani-kanilang silid ay itong gumagawa, isang bagay na namimiss ni Benedict sa kanyang mama. Mabuti na lang at nakumbinsin niya itong muling magbalik sa bansa ngayong nag-asawa na siya. Wala siyang inililihim dito tungkol sa tunay niyang damdamin kay Divina. Kung kaya ganun na lamang ang tuwa nito ng pakasalan niyang dalaga. May ilang taon nang namalagi sa ibang bansang kanyang mama dahil sa lubhan itong dinadamda ang maagang pagkamatay ng bunso niyang kapatid. Bagamat wala itong sinisisi ng ibang tao sa pangyayaring iyon. At ngayon nga itanggap na nitong masakit na katotohanan. Nakatakda itong bumalik sa bansa kasama ng kanyang papa sa lalong madaling panahon upang masaksihan ang isang marangyang pagdiriwang na gaganapin sa Isla Lorenzo. Nang makakuha si Benedict ng kailangan, wala sa loob na nakatingin siya sa closet ni Divina. Hindi niya ugaling makialam sa gamit na may gamit, subalit naroon ang matinding kuryosidad na makita yon. Hindi naman siguro masama kung saglit niya yung titingnan. Ilang saglit pa'y tumambad sa paningin ni Benedict ang maayos na pagkakasalansan ng mga damit ng asawa, ang lahat ay nasa dapat nitong kalagyan. Napangiti siya. Saglit pang tinapunan ng tingin ang natutulog pa rin si Divina. Sa nakikita niya ngayon, hindi maikakailang masino pang asawa sa kabila ng nakamulatang karangian nito sa buhay. Divina impressed people with her breathing and discipline. In person, she exuded simplicity. Yun ang isang katangian na bumihag sa puso ni Benedict. Ang pagiging simple at natural nito sa lahat ng bagay. Tochi was also known for her elegant taste in whatever she did. Benedict loved her more than ever before. Ang isiping muli itong mawawala sa piling niya ay lubhang napakahirap para sa kanya. Hindi na niya papayagan pang mawala ito sa kanya. Gagawin niya lahat, manatili lang ito sa piling niya. Ilang sandali pa'y naisara na niya ang closet ni Divina bago muling nilapitan ng tulog na asawa. Yumuko siya para muling gawaran to ng halik sa labi. Matagal, hindi alintana ni Benedict na baka magising si Divina dahil sa ginagawa. Nang matapos ay pinagmasdan niya magandang mukha ng asawa. Hinaplos ang mapulang labi, ang pisngi. Saglit pa niya sinuklay ang buhok sa pamamagitan ng mga daliri. Nang bumaba ang tingin niya sa malambot, malusog na dibdib ng asawa, rawari ba'y nag-aanyaya yung nahaplosin niya at damahin. Otomatikong nanariwa sa isipan ni Benedict ang mga tagpong nakakulong sa mga bisig niyang pinakamamahal na asawa. Dinama, inangkin, habang buong puso ito nagpapaubaya at tumutugon sa kanya. Kasabay noon ang matinding init na unti-unting nabubuhay nang dahil sa isiping iyon. Ang pagnanasa na muli itong angkinin, ang ipadama ang matindi niyang pag-ibig dito. Mabilis na ipinilig ni Benedict ang kanyang ulo, pilit tinataboy ang damdaming iyon. Umunit siya ng tayo bago pa malimutang kailangan na niyang magtungo sa hotel. Kailangan niyang umalis hanggang makakaya pa niyang pigilan ang masiding damdaming iyon. Nana Doring, wala ho bang nababanggit sa inyong asawa ko kaninang bago siya umalis? Tanong ni Divina nang bumungad sa terasa. Dinalhan siya nito ng mainit na gatas. Abay, tungkol saan? Nagtatakang baliktanong ng katiwala. Pinatong nito ang hawak na tray sa ibabo ng kwadradong salaming lamesa. Hindi ko kasi alam kung dito siya magla-lunch o hindi. Nang magising kasi siya, wala na sa tabi niya si Benedict. Tatlong rosas lang ang naroon at nakapatong sa ibabaw ng una nito. Hindi ko lang matiyak pero parang nabanggit niya sa akin na gagabihin siya ng uwi buhat sa ibayo. Marami yatang panauhin ngayon doon. Balita ko kay may iahatid na naman ngayon dito si Samuel. Siguro dahil napakainit ngayon ng panahon, kaya mas gusto ng ilan na magtungo sa ganitong mga lugar.
She didn't like the feeling of disappointment, ngunit wala naman siyang ibang magagawa kundi ang hintayin ito. Ganun ba? Sige ho, Nana Dory. Salamat ho sa impormasyon. Itong batang ito, akala mo'y kung ano? Walang anuman yon. Halingat maiwan na muna kita dito at marami pa akong gagawin doon sa kusina. Salamat din nga ho pala sa gatas. Habol niya ng akmang tataligod na ito para umalis. Ngumiti si Nana Dory na may kasamang tungo bago nito pinagpatuloy ang pag-alis. Naiwan si Divina na napatingin sa kawalan, nahulog sa malalim na pag-iisip. Parang hindi niya makakayang hintayin ng muling pagbabalik ni Benedict. Nananabik siyang muli itong makita. Ngunit hindi lang yun ang tanging dahilan. Hindi niya maunawaan, ngunit hindi naman ganun ang nadarama niya kanina. Parang bigla-bigla hindi siya makapakali. Ngayong wala sa tabi niya si Benedict. Parang bigla-bigla siyang kinabahan, natatakot, naghihinala. Hindi niya gustong ganung pakaramdam, lalo na't wala namang sapat na batayan para siya'y nagkakaganon. Pero talagang naroon ng matinding tensyon ang pag-aalalang bumabalot sa buo niyang pagkatao. Noon lamang nakadama si Divina ng ganoon. Wala sa loob na sinulyapan niya ang dinalang gatas ni Nana Dory. Napabuntong hininga siya, marahang kinuha yon bago may iangat na uminom. Naisip niyang marahil sa pamamagitan noon napapalis ang kakatuwang damdamin noon. Ngunit hindi pala, napahawak siya sa tapat ng kanyang dibdib. Naroon pa rin ang malakas at mabilis na pinting ng kanyang puso. Para bang may nais yung sabihin sa kanya, natatakot siya. Yun ang natitiyak ni Divina na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Ngunit bakit? Wala siyang maisip na dahilan kung bakit siya nakakadama ng ganon. Kung saan kaya niyang maunawa ng sinisigaw ng kanyang damdamin. Masakit mang aminin subalit totoong napakalaki na nagawa niyang pagkakamali kay Benedict. Ngunit sa kabila pa rin noon ay nagpatuloy pa rin itong pinadama at pinapakita sa kanyang matindi nitong pagmamahal sa kanya. Pag-ibig na minsan nagawa niyang pagdudahan at talikuran at ngayon nakakaramdam siya ng isang damdaming hindi niya kayang basta na lamang baliwalain. Ayaw niya mag-isip ng isang konklusyon o ng isang bagay na naglalaro lamang sa kanyang isipan dahil batid niyang hindi yun makatarungan. Hindi nararapat na pag-isipan niya na hindi maganda si Benedict. Ngunit bakit hindi niya magawang iwaksi sa kanyang isipan ang kung anumang naglalaro sa balintataw niya? Tumayo siya, humarap sa karagatan at sa kalangitan. Saglit niyang pinikit ang mga mata, nilanghap ang sariwang hangin at pinakiramdaman. Ang pagdampi nun sa kanyang balat. Muli tinuon niya ang buong atensyon sa malinaw sa balit maalong tubig. Nahiling niya na sana tangahin na lamang ng mga along iyon ang kung anumang bumabagabag sa kanya. Lumipas ang mga sandali sa balit nandun pa rin ang kakatawang pakiramdam na yon. Nagpapatuloy. At habang lumilipas ang mga oras, lalo yung tumitindi. Animi pinadarama nito kay Divina isang bagay na hindi nito magugustuhan. Iniisip niyang bunga lamang yun ang kanyang malikot na imahinasyon. Pero napakalakas ng hatak nito sa kanya para magawa niyang baliwalain. Noon, inakala niyang mahalin si Benedict ay isa lamang malaking kahangalan. Ngunit nagkamali siya. She didn't want to lose him again ever. She wanted him with her always. Sa nararamdaman niya ngayon, natatakot siya sa isiping muling mawawala sa kanya si Benedict, ang pinakamamahal niyang asawa. Dinampot ni Divina ang telepono at pinindot ang numero ng telepono ni Benedict sa office nito sa hotel. Hindi niya matatagalan na basta na lamang maghintay sa muling pagbabalik nito. Naroon pa rin sa dibdib niya matinding kaba. Ang makausap man lang ito ay sapat na sa kanya. Nasabi lang niya rito na gumugulo sa kanyang isipan ay matatahimik na siya. She could not help but wonder kung sinong guest ang kasama ng pinakamamahal niyang asawa. Tinanong niya yon sa receptionist dahil nais niyang malaman. Katahimikan. Naanimoy saglit na nag-isip ang babae sa kabilang linya. I'm not sure, Ma'am Divina, pero parang si Miss Cleo Buencamino, yung fashion model at saka ho yung isa pa nitong kasama. Sagot nito, walang kaalam-alam ng binitawang salitay animo isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Divina. Hindi siya maaring magkamali. Ang pangalang yon ay minsan na niyang narinig at kinainisan. Ang babaeng minsan ay naging bahagi rin ng buhay ni Benedict. Nang mga oras ding yon, nadama niyang pagdudumina na isang malakas na damdamin, isang matinding selos at insecurity. I have nothing more to ask, Pauline. Ngunit huwag na huwag mo sasabihin sa sir mo na nagkausap tayo dahil tumawag ako para hanapin siya. Do I make myself clear? Hindi kinaila sa tinig ni Divina ang tunay niyang nadarama ng mga sandaling iyon, bakas ang galit at matinding pagkairita. Yes, ma'am. Pero bakit? Hindi pa man natatapos ni Pauline ang sasabihin. Ibinaba na ni Divina ang telepono.
Hindi tuloy nito matiyak kung may nasabing hindi maganda na siyang kinagalit ni Divina. May problema ba? Tanong ng tinig na nakapagpakurap sa mapungay na mga mata ni Pauline. Napangiti ang receptionist nang makilala ang pinagmula ng tinig. Agad niyang ibinaba ang hawak pa ring receiver ng telepono bago may pagmamadaling hinarap ang bagong dating na lalaki. Si Samuel, nakangiti ito ng ubod tamis. Nakaupo ito sa ibabaw ng desk ni Pauline. Nakasanay na yun ang binata tuwing nagpupunta doon, lalo na kung wala si Benedict. Hi, mukhang malalim ang iniisip mo. Hindi mo malang napansin ang paglapit ko sa'yo. Tumangutango si Pauline. Tumawag kasi si Ma'am Divina. Hinahanap si Boss. Ang sabi ko wala dito at kasama yung bagong dating na mga guest. Yung dalawang inihatid mo, walang anumang sabi niya. Hindi naman malaman ni Samuel ang dapat niya isipin. Nalalaki ang dalawa nitong mata. Si Cleo Buen Camino ba ang sinasabi mo? Nais nitong makatiyak. Who else? Silang dalawa lang naman ni Miss Cleo yung inihatid mo dito. Matagal na naniligaw si Samuel kay Pauline. At dahil mabait, may pinag-aralan at responsable sa buhay ang binata. Gusto na rin ito ng dalaga. Higit sa lahat, may nadaramang special ang dalaga para dito. Kaya nga lamang hindi pa niya sinasagot si Samuel dahil nais pa niya makatiyak kung tunay nga ang pag-ibig na inaalay nito. Ang ibig mo sabihin, sinabi mong kasama ngayon ni Benedict ang babaeng yon? Hindi makapaniwalang bulalas nito. But of course, tinatanong niya kasi ako. Hindi talaga malaman ni Samuel kung paano magre-react. Napabuntong hininga na lamang ito. Hindi naman kasi nito masisisi ang dalaga dahil wala naman siyang nalalaman sa naging kaugnayan ni Cleo kay Benedict. Isa pang labis ko pinagtataka. Biglang-bigla kasi nagbagong mood ni Ma'am Divina. Para pang ang biglang nagalit. May masama ba akong nasabi? Baka sa maganda nitong mukhang matinding pag-alala na baka may nasabi nga na hindi maganda. No, wala kang pagkakamaling nagawa. As you have said, sinagot mo lang tanong niya kaya wala kang dapat na alalahanin. Buong simpatiyang sabi nito na siyang nakapagpabalik sa ngiti ng dalaga. Matagal na naghihintay si Divina sa pagbabalik ni Benedict ng gabing iyon. It was getting late in the evening and he had not arrived yet. Hindi tuloy maiwasang maglaro sa isipan niya kung paano-anong bagay na may kaugnayan sa asawa. For all she knew, baka magkasama si Benedict at ang babaeng yon. Naglalandian, naglalambingan at nasasaktan siya sa isipin may kasamang ibang babaeng asawa. May ilang beses din niyang nakitang modelo sa iba't ibang fashion magazines. Personal na rin niyang nakita ito sa fashion shows na napuntahan niya noon sa tuwing iniimbitahan siya ng sikat din na modelong kaibigan niya. Maganda si Cleo, walang duda. Subalit saan man o alin man tignan, hindi nito mahihigitan ng mga katangiang taglay ni Divina. Bagamat hindi no na mabuburang katotohanan minsan nagkarunto ng kaugnayan kay Benedict physically and emotionally at ang katotohanan yun ang labis na gumugulo ng isipan ni Divina, lalo na hindi niya alam kung ano pang namamagitan sa kanila. Dahil walang binabanggit sa kanya si Benedict, makalipas ang matagal na sandali na paghihintay, nakarinig siya ng papalapit ng mga yabag na nagmumula sa labas ng kanilang silid. Ilang sandali pa'y bumukas ang saradong pintot ni Luang hinihintay niyang asawa. It's already late. Bakit hindi ka pa natutulog? Si Benedict na makalapit sa kanilang kama. Yumuko ito para gawaran siya ng isang halik. I'm glad you're aware of that. Mahina subalit naroon ang sarkasmo sa tinig niya. Hindi niya pinagkaabalahang maupo man lang. She tried to act normal. Pero hindi talaga niya mapigilan ang tunay niyang nararamdaman. Naiinis siya pero walang tugon mula kay Benedict. Ani mo hindi nito pansin ang kakaibang himig sa kanyang tinig. Walang anumang pumasok ito sa isa pang pinto sa loob ng kanilang silid at nang lumabas ay nakapagpalit na ng damit pantulog. Pagkatapos nahiga ito sa tabi niya. Are you drunk? Makalipas ang ilang sandali usis ang tanong niya. No, I'm not. But I could smell it in your breath. Giit pa niya. Come on, Dev. I don't think a scotch on the rocks can intoxicate people. Maybe I'm half drunk. Gusto ko lang mag-relax ng konti. I'm tired, exhausted after a whole day's work, and I am mentally fatigued. Matulog na tayo. Saglit nitong ginawaran ng halikang tungki ng kanyang ilong bago muling pinikit ang mga mata. She found herself staring at him. Mahal na mahal niya si Benedict. Kung kaya labi siyang nasasaktan sa isiping hindi pa rin natatapos ang relasyon nito sa babaeng yon. Lumipas ang isa, dalawa, tatlong araw, and yet,
hindi pa rin nasasabi ni Divina ang gumugulo sa kanya at kung ano ang natuklasan niya. Una, dahil palaging wala sa bahay si Benedict. Pangalawa, dahil nagsasalo siya at nagtatampo dito. Bagamat wala siyang kakayahang itanong sa asawang tungkol kay Cleo, lubha yung masakit sa kanya. Mahirap para sa kanya na itanong kay Benedict kung ano pang kaugnayan nito sa modelo. Marahil natatakot siyang malaman na hanggang ngayon ay may kaugnayan pa rin ng asawa sa babaeng yon, na hanggang ngayon ay may damdamin pa rin ang mga ito sa isa't isa. Kaya pala ganun na lamang nararamdaman niya nang araw na matuklasan niya na nasa islang yon si Cleo. Kahit naghihirap ang kalooban, sinika pa rin niyang maging normal ang pakikitungo kay Benedict. Nais niyang isipin nito na ang lahat ng pagitan nila ay maayos, na walang gumugulo sa puso't isipan niya. Nana Dory, tawag ni Divina sa hindi kalayo ang matanda. Sadya niyang pinasigla ang tinig, bahagya pa niyang kinawayan ito upang palapitin. Naroon siya sa isang bahagi ng hardin kung saan lang hapang mabining samyo ng mga bulaklak. Nakaupo siya sa peanut berdeng damo. Abay, narito ka lamang pala. Kanina pa kita hinahanap sa buong kabahayan. Anito na makalapit sa kanya. Naupo rin ito sa tabi ni Divina. Bakit ho niyo ako hinahanap? Mangyari kasi tumawag si Benedict at hinahanap ka. Ipagbilin na lamang niya na sabihin sa'yo na malapit na siyang umuwi. Tumango siya ng ilang ulit. Wala kasi siyang maisip na isasagot sa sinabi ni Nana Doring. Bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Hapon at lalong lumalakas ang hangin. Napangiti si Divina sa paraan ng pagsasalita ni Nana Doring. Naroon ng concern sa tinig nito. Sanay naman ho ako sa lamig. Sa States nga ho, mas malamig pa kaysa dito. Isa pa ho, gusto ko lang pagmasdan ng paghampas ng alon sa dalampasigan. Mataman lang nakikinig si Nana Doring. Gumagaan ho ang pakiramdam ko sa tuwing na pagmamasdan ko. Ang malalaking alon o ang paglubog ng araw. In some ways, nagbibigay ho yun sa akin ng konting lakas ng loob at pag-asa. Kung minsan ho, nalilimutan kung ano mang problema kung meron. Ayaw naman yung isipin nito na meron siyang pinoproblema sa ngayon. Sang-ayon ako dyan sa sinabi mo, Divina. Parang natatandaan ko pa nga na minsan may nakapagsabi na rin sa akin ng ganyan. Saglitong huminto na waring nag-iisip. Naalala ko na si Doña Blanca, ang mama ni Benedict. Natatandaan kong ganyan din ang mga sinasabi niya sa akin. Yun nga lang sa ibang pamamaraan. Ngunit iisang kahulugan. Doña Blanca, ulit ng isip ni Divina. Lihim siyang natigilan. Naglalaro sa isip niyang ilang mga katanungan at pangamba. Mabait at talaga namang napakabuti ni Doña Blanca. Natitiyak ko magugustuhan ka niya. Hindi ko alam, Nana Dory. Kung magugustuhan ako ng mama ni Benedict, baka ho ayaw niya sa akin. Baka hulugang sabi niya. Dahil ba sa pagkamatay ni Rafael? Anito, baka sa mukha ni Divina ang matinding pagtataka. Hindi niya inaasahan na may nalalaman din si Nana Dory. At kung meron man, hindi niya inaasahan na sasabihin niya ni Nana Dory sa kanya nang walang anuman. Makatitiyak ang buong puso kang tatanggapin ng mama at papa ni Benedict. Sa pagkakaalam ko, wala silang sinisising iba sa nangyayari kay Rafael. Hindi lang matanggap ni Doña Blanca na magagawa yun ang anak. Higit sa lahat, batid nila na matinding pag-ibig sa'yo ni Benedict at yun lang ang tanging mahalaga para sa kanila. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Naniniwala ho ba kayo na tunay ang pag-ibig sa akin ng asawa ko? Mahal na mahal ka niya, Divina. Nasaksihan ko kung paano halos unti-unting sinisira ni Benedict ang buhay niya noong iniwan mo siya at ipagpalit sa iba. Kung minsan sa akin din siya naglalabas ng matinding sama ng loob, maliban kay Samuel na kanyang pinagkakatiwalaan. Hindi ho totoong ipinagpalit ko siya sa ibang lalaki. Mahal na mahal ko ho si Benedict, kaya labis ho akong nasaktan sa pag-aakalang ginagamit niya lang ako na meron siyang kaugnayan sa kapatid kong si Monina. Abay, paanong mangyayari yun kung ang pagkakaalam ko'y kapatid mong pinagbibintangan niya noon na siyang dahilan ng pagkamatay ni Rafael? Mahaba hong istorya, Nana Doring. Tumangutangon na lamang si Nana Doring. Hindi na ito nagtanong pa hinggil sa usapin yon. Dumipas ang ilang sandali bago tumuling nagsalita. Kung ganun pala, pareho lang kayo nasaktan dahil sa usapin niyon. Mahabang panahon ang nasayang sa pagitan niyo, gayong kayo rin naman palang magkakatuluyan sa bandang huli. Nanghihinayang pangsad nito. Naisip ni Divina na marahil wala tong alam sa tunay na dahilan ng pagpapakasal nila ni Benedict. Ngunit wala siyang balak na sabihin pa rito tungkol sa bagay na yon. Nana Doring, paano ho kaya kung isang araw muling nagtagpo si Benedict at isang dating minahal o isang babaeng nagkaroon ng malaking kaugnayan sa kanya? Mamahalin pa kaya niya ito higit sa pagmamahal niya para sa akin? Hindi naman siguro.
Matagal na niyang hinintay na muli kayong magkasama. Nasisiguro kong hindi na niya nanaisin na muli pa kayong magkahiwalay. Kung alam niyo lang na labis ako nag-alala, naisa na niyang sabihin yon. Subalit hindi niya nagawa. Sa buhay mag-asawa, kinakailangan ng tiwala sa isa't isa. Maliban sa matinding pagmamahalan, kinakailangan ng dalawang iyon para maging maganda at matatag ang isang pagsasama. Dalangin ko ngayon maging maligay at matagumpay ang inyong pagsasama ni Benedict, na sana'y malagpasan yung lahat ng mga pagsubok na darating pa sa buhay nyo. Salamat ho, Nana Doring, tipid na sabi niya. Sa ikailanliman ng puso ni Divina, yun din ang hinihiling niya. Tayo nang pumasok, nagsisimula lang dumilim at lumakas ang ihip ng hangin. Pagkaraan ng mahabang sandali, yaya na ni Nana Doring. Sabay silang tumayo, subalit hindi pa man siya tuluyang nakakatayo, ay nakadama siya ng matinding pagkahilo na siyang nakapagpaupo muli sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalala ng tanong nito. Walang anuman ho ito, bigla lang ho ako nakaramdam ng pagkahilo. Siguro ho dahil bigla akong tumayo. Ang isang kamay niya ay pumisil sa kanyang sintido na animoy minamasahe. Pero ang totoo'y may ilang araw na niyang napupunan na may hindi normal sa kanyang pakiramdam. Winawalang bahala lang niya. Nang lumipas ang hilong naramdaman ay muling tumayo si Divina para lamang tuluyang lamunin ng walang hanggang kadiliman. Nawalan siya ng maling tao. Diyos ko po, Divina! Kasalukuyang naghahanda si Benedict para umuwi ng matanggap ang tawag mula kay Nana Doring. Hindi pa man natatapos ng matandang lahat ng sasabihin, ibinaba na niyang telepono. May pagmamadaling tinungo niyang kinaroroonan ng itim niyang kabayo. Ilang sandali pa'y nakasakay na siya doon. Tahak ang kakahuyang daan papunta sa Lorenzo Villa. Yun lang ang tanging daan para mas madaling marating ang kabilang bahagi ng isla. Kahit madawag at salasalabat ang mga punong kahoy, halos pali pa rin itong sinasakyang kabayo. Abot-abot ang kabang na darama ni Benedict. Kahit pa nga sinabi tinitiyak ni Nana Doring na nasa mabuti ng kalagayan si Divina. Wala pang 15 minuto sa inarating ni Benedict ang villa. Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok. Ay sinalubong na siya ni Nana Doring. Where is she? Anong nangyari sa kanya? Bakit hindi niyo kagad pinaalam sa akin ang nangyari? Dumadagungdong ang maotoridad na tinig ni Benedict. Bagamat wala yung halong panunumbat. Nasa inyong silid at nagpapahinga. Ayon sa doktor, maayos na siya at walang dapat na alalahanin. Pasensya ka na kung hindi ko kagad na itawag sa iyong nangyari. Masyado kasi ako nataranta at natigil sa pagsasalita si Nana Doring nang tuluyan ang lumagpas dito si Benedict. Nang marating ang kanilang silid ay kagad niyang nilapitan nang wala pang malay na asawa. Naroon pa rin ang doktor na tumingin kay Divina. How's my wife, Doc? Is she alright? I'm so worried. Agad nitong baling sa doktor. You don't have to worry, Mr. Lorenzo. Your wife is fine. All she needs to rest for a while. She needs to relax. Nakangiti itong lumapit kay Benedict at makailang ulit pa siya nitong tinapik ni isang balikat. Congratulations, your wife is pregnant. Otomatikong napalis ang pag-alala sa mukha ni Benedict. Napalitan niya na matinding kaligayahan. Nang magmulat si Divina, ang nakangiting si Benedict ang una niyang nakita. She knew Benedict would be at her side the moment she opened her eyes. And it was an overwhelming feeling na nag-uumapaw sa kanyang puso. What do you feel right now? Are you okay? Whatever you want, I'll give it to you. He took her hand. Anything, just tell me. Benedict, what are you talking about? Naguguluhan tanong niya. Naupo siya buhat sa pagkakahiga. Wala ka bang nararamdaman? Wala ka bang kahit na anong gusto? Halimbawa, pagkain. Nagsalubong ang kilay ni Divina, bagamat naroon ang isang hinalang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Ano ka ba? Nahilo lang ako kaya wala kang dapat na alalahanin. I know. I asked the doctor and guess what? What? You're pregnant? Nakangiting sabi nito kung ganun pala hindi siya nagkamali ng hinalang buntis siya. Sa pagkakaalam ko, ang naglilihi ay maraming gustong kainin at kapag hindi raw yun napagbigyan ay magiging pangit ang anak. That's why I'm asking you kung anong gusto mong kainin. Ayaw ko namang pumangit ang magiging baby natin, ang magiging junior ko. Napangiti si Divina. And what made you sure na magiging lalaki to kapag lumabas at hindi babae? Then she gazed at him with incredible sadness in her eyes na parang nagpapakita yun ng isang matinding damdamin. Parang may nais sabihin at iparating ang mga matang yun ni Divina. Ngunit saglit lang ang kakaibang titig na yun. Agad ding bumalik sa dating kislap ang mga mata niya bago pa yun mapansin ni Benedict. Actually, hindi ko talaga alam kung bakit lalaki na sabi ko. Maybe it's only natural for a man to wish he could have a son.
Evidently, I will expect a baby boy. Mas gusto ko ng lalaki na munang una nating baby. Pero kung hindi naman ay okay lang. Basta ba normal at very healthy. Masaya si Divina sa nakikitang excitement ni Benedict. Wala ka ba talagang kahit na anong gustong kainin or whatever? Just tell me, muling kulit nito. I never thought na ganyan ka pala kakulit, Mr. Lorenzo. Wala ka nababanggit sa akin. Nalimutan niyang mga alalahanin. Now you already know. Kaya if I were you, sasabihin ko na. Hindi ako titigil hanggat wala kang sinasabi sa akin na kahit na ano. Determinadong sabi nito. All I want is you. Ang gusto ko lang naman nandito ka sa tabi ko. But I'm sure as you get busy, you'll forget all about me. Sadya niyang pinalungkot ang tinig sa huling kataga. That's a lie. I'll never forget you. I'll never lose this feeling for you. Habang tumitibok ang puso ko, patuloy pa rin kitang mamahalin. His voice was low and sincere. Then why didn't you tell me about Cleo? Bakit hindi mo sinasabi sa akin na nandito siya sa isla? Naisip niyang marahil yun na ang tamang oras para malaman ang tunay nitong kaugnayan sa babae. Are you jealous, my wife? Sa halip na mabigla'y waring nakakalokong tanong pa nito. Para bang nagustuhan pa nitong ginawa niyang pagtatanong. But of course, wala kang sinasabi sa akin tungkol sa kanya. Kung hindi pa nasabi sa akin ni Pauline ng tungkol sa kanya, hindi ko pa malalaman na nandito siya. Just calm down. I'm sorry. Makakasama sa baby natin ang ganyan. I really don't know the real reason why she had the year. Pero binati niya ako dahil nabalitaan niya sa isang mutual friend namin na mag-asawa na tayo. You mean to say she came up here just to congratulate you? Come on, Benedict. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. I'm not kidding. I'm serious. Hindi ba sinabi sa'yo ni Pauline na kasama ni Cleo yung asawa niya? Isa pa, umalis din sila ng mismong araw na yun. I didn't expect they would come. Maybe they just dropped by. Puno ng sinseridad na sabi ni Benedict at ang katapatang yun yung nakikita ng idinikit ni Benedict ang isa nitong daliri sa tapat ng labi niya. Just say you love me. That's all I want to hear. I love you. She smiled up at him. Yun lang at naglapat ang kanilang mga labi, isang halik na puno ng pagmamahal. Why are you feisty? Kanina ko pa napapansin na parang may problema. Titig na titig si Benedict sa kanya habang sinasabi ang mga salitang yon. There's something I must tell you right now. I cannot wait until tomorrow. Pag-uwi sabi niya sa mababat malumani na tinig. Bahagya pa siyang umusad palapit dito sa pagkakaupo sa malaking kama. I feel uncomfortable when you speak that way. Kinakabahan akong bigla. Walang tugon na nagmula sa kanya. Tinitigan lang niya ito. Mga titig nagpapakita at nagsasabing wala siyang panahong makipaglaro. Fine, I'm sorry. You're so serious. Sumeryosong anyo nito. Humanda sa pakikinig. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sorry kung napag-isipan ulit kita ng hindi maganda. Simula niya. About what? Salubong ang kilay na tanong nito. About Cleo. Inisip ko kasi na kaya siya nagpunta rito sa Isla Lorenzo. Ay dahil sa'yo. Na gusto niya makipagbalikan. Nanais ng dugtungan ng inyong nakaraan. Nagbaba siya ng paningin. Tinuon yun sa kanyang mga daliri na nakapatong sa ibabo ng kanyang mga hita. Let's just take it into account that she just came to visit me. That's all for old time's sake. Inakbay nitong isang kamay sa balikat niya habang isa naman ay ginagap ang isa niyang palad. Otomatikong nagangat siya ng paningin at nagsalubong ang paningin nila. I'm sorry, I sincerely regret lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko sa'yo. Ganun ba kalaki ang pag-ibig mo sa akin kung kaya nagagawa mo pa rin akong unawain? At bigyan ng magandang katwiran ang mga pagkakamaling nagawa ko? In a sense, you may be wrong, but I have no reason to put the blame on you. Naunawaan pa rin kita, I have no right to judge you. Pero ako minsan kay dali kitang hinusgan sa mga mali kong nakikita at narinig. Bahagyang nanginig ang tinig niya. Nagkamali ka dahil sa nasaktan ka. Nasaktan ka dahil mahal mo ko. At sapat ng dahilan yon para maintindihan kita. Buong katapatan na sabi ni Benedict, I don't know how to thank you for loving me so much. Ako na yata ang pinakamapalad na babae. Dahil sa akong minahal mo ng ganito. Nangingisla pa mga mata ni Divina dahil sa umaapon na kaligayahan sa puso niya. I love you more than a reason and never will be there anyone na mamahalin ko the way that I love you. Kahit saktan mo man ako ng paulit-ulit, mamahalin pa rin kita ng ganito. Mahal na mahal kita and that's all that matters to me. Naramdaman niyang bahagyang pagpisil nito sa kaminyang hawak nito. I love you, Benedict. I promise na hindi na ako magdududa pa sa pag-ibig mo kahit 10 klayapan dumating. Hindi na kahit minsan, as long as you love me. Naglapat ang kanilang mga labi, kapwa nagpapadama.
Naghahangad, nag-aalab, umaapaw sa matinding pag-ibig para sa isa't isa. Alam mo bang nagtatampo ako sa'yo? These past few days kasi ay mas matagal pang initigil mo sa hotel at minsan ni bigla ka nalang umaalis papuntang Manila. Masyado kang busy to the point na halos nakalimutan mo na ako. Sabi ni Divina na maghiwalay ang kanilang mga labi. May inasikasa lang ako importanteng bagay and it's already done. I must settle all my affairs before going away. Pagbibigay alam nito na tila walang anuman. You're about to leave. Where are you going? Hindi ba tin ni Divina na halos hindi may pintang mukha niya? Relax. Saglit siya nitong ginampiyan ng halik sa labi. I'm not going anywhere without you. Sabay kindat ni Benedict. Anong ibig mo sabihin? Nakahinga siya ng maluwag. Magpapakasal ulit tayo, then we'll travel around the world. We'll spend our days together, kahit saan mo gustong magpunta, kahit gaano katagal. Oh, Benedict! Muling naglapat ang kanilang mga labi, iisang sinisigaw ng kanilang mga puso, ang matinding pag-ibig nila sa bawat isa, and they both knew this was right, the way it should be. Nagniningning ang mga mata ni Divina, kumikislap sa sobrang kaligayahan. Kapansin-pansin higit ang kagandahan niya ng araw na yon sa suot ng simple subalit na paka-eleganteng trahe de boda. Nilibot niyang paningin habang marahang lumalakad sa gitna ng malawak na hardin ng Lorenzo Villa. Nakakapit sa braso ng kanyang ama, animoy sumasabay sa mabagal subalit magandang tugtog ng orkestra. Ang buong hardin ay puno ng mga nagagandahang bulaklak, nakahilerang mga bangko sa magkabila niyang tabi kung saan naroon ang hindi mabilang na mga panauhin. Sa pinakadulo ng dahang tinatahak niya ay naghihintay sa kanyang altar. Naroon ang parit si Benedict. Buong kasabikang naghihintay na sapitin niyang lugar na yon. Saglit siyang nilibot ang paningin sa mga magulang ni Benedict, kay Monina, kay Nana Doring at ang asawa nito, kay Samuel, at sa mga kamag-anak at kaibigan na panauhin. Ang lahat ay nagpapahayag sa kanya ng pagbati. Muli niyang tinuon ang paningin kay Benedict, nagtamang kanilang paningin. Kitang-kita niyang matinding pag-ibig sa kanya, ang katapatan. Nais niyang umiyak, hindi siya makapaniwala na nagaganap sa kanyang lahat ng iyon. Ang kasal na kanyang pinapangarap, ang masiding sinisigaw ng puso't isipan niya sa piling ng kaisa-isang lalaking kanyang mamahalin. Maligayang maligaya siya sa piling ni Benedict at sa kanilang magiging mga anak. Dito na po nagtatapos ang maikli nating storya. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po'y magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.